each one of us. Do you hear it? Can you feel it rushing in? Open your heart. Shout out, now you're ready now. And shout. Showbiz. Let's talk about real life. With all my heart, I tell you this. Success is all about having the right partner. Friends, I recommend to you IAM Worldwide Partnerships. It's established by my friends AM and Aika, and together with Anna, their partnership has made IAM Worldwide one of Southeast Asia's most dynamic companies. You ask, what's their winning formula? IAM Worldwide has a unique one account policy. Just one single account that you nurture and grow. Dito sa atin, isa lang. Meron din tayong kakaibang bonus programs to just for you and give me five. Bawi ng puhunan mo, may dagdag kita pa. Dito lang yan sa IAM Worldwide. Built on the powerful idea of great partnerships and innovative products. Marami nang umasenso with IAM Worldwide. So many have enjoyed free travel, free cars, free house and lots, and that's on top of the commissions they earn. Amazing? Tayo lang ang ganyan. And most importantly, with the Lord's guidance, we'd be able to help others and our loved ones. With IAM Worldwide, it's partnership and prosperity for a higher purpose. It's time to think big. Think IAM Worldwide as your partner. Will help you find your purpose and realize your potential. Your one amazing chance is here. Give it your best shot. I am Maritoni Fernandez, and we are in the middle of a barley field here in Swan Hill, Australia. Well, we think we have the best barley in the world because of our clean irrigation water. Water comes from the Murray River, which is a freshwater river. All our drinking water comes from the Murray River too. So it's full of nutrients, and also the climate is perfect for growing winter cereals. Clean, green, certified organic. Yeah, we're certified with NASA, which is one of the Australian certifications for organic. IAM Worldwide gets its barley grass powders from Herbal, which sources them from us at NutriGreen, so you're guaranteed the best barley grass powders in the world. I am truly proud to say that we are now the sole distributor in the Philippines for NutriGreen barley. And I am a 16-year cancer survivor, breast cancer, ductal carcinoma in situ, stage 2B po ang diagnosis sa akin. I discovered that the best of the king of all
herbal supplements is, of course, the young barley powder. As soon as I started taking the barley, my immune system started to get much better, much quicker. I was diagnosed pneumonia or pleural effusion. Then eventually, pag-take ko ng barley, sobrang effective talaga siya. Kasi 2 times a day lang ako nagtitake nun and it really helps talaga. Nung nasabrod ako, akala ko minupos na ako. Buti na lang, nakilala ko yung product na pure organic barley. Sa awa ng Diyos ngayon, tuloy-tuloy na yung regla ko. Normal na. Na usually, 3 to 5 days bago ako makapag-CR. Nung nag-take ako ng barley, within that day, 3 sachet lang, yun, nawala na yung constipation ko. Meron po akong peak 10 years. So before po, irregular yung menstruation ko. And then, na-discover ko po itong barley. After 2 months taking barley continuously, naging regular po yung menstruation ko. Thanks to this amazing product. And after that po, itong last April 2019, na-discover po namin na clear na po yung PCOS ko and I'm now 6 months pregnant. I have been struggling for 11 years to conceive. I have PCOS or polycystic ovarian syndrome. And because of this, my ovary and my uterus got healed. So sometime in the summer, my period was delayed. And that's when I found out that I was pregnant. I am now in my 8th month of pregnancy. Nagkaroon po siya ng heart disease. Marahil dahil sa paninigarilyo. After 1 week pa lang po, nagtitake po siya ng barley powder. Nakita na namin kagad yung movement ng katawan ni mama. Meron na akong episodes of hyperacidity. So, matindi yung pag-umaandara siya, pero minsan na ER pa ako. Barley lang kasi yung tinake ko talaga na supplement since yun lang yung allowed for pregnant and breastfeeding women. Na-diagnose ako year 2015, November 9, diabetes mellitus 2, type 2. Naghanap ako ng alternate way para paano bumaba ang blood sugar. Sa biyaya ng Diyos, after 1.5 months, nakita ko kung gaano ko ipito ang pure barley. Nagkaroon ako ng bacterial meningitis. Imagine, sa isang napaka-critical na sakit, pero lucky, sobrang thankful ako kay God kasi sobrang laki yung natulong sa akin ng barley kasi prior to that, nag-take na talaga ako ng barley. When I did the tour with my son just a month ago, we brought 2 boxes because the day before, I met up with him. Even my son was taking. So right away, I was coming from a flight. I took it, and the whole day I was okay. And just like what I said kanina, I never got sick the whole tour. Boosts your energy and the detoxifying cleanse your body. We really have to experience it because it really works. I look good, feel good, and have unlimited energy all day. And you can too with amazing pure organic barley. I am amazing with acai berry extract with collagen and Bacopa Monnieri. I'm Heart of Angelisa, and I am worldwide. Amazing coffee and caffeine yoga. I am Isko Moreno, and I am worldwide. Hi, I'm Manny Pacquiao, and I am worldwide. So release the bones. Don't hold me back no more. Unleash the beast inside. Stand up with my pride. I was born to toe the line. Our founder and president, Mr. Alan Marvin Idel. Also, fellow loser is our founder and vice president, Ms. Aika Gawain Uy. Co-founder and general manager, Ms. Johanna Maneva. Kapag-plan ko lang. We are legends tonight. Today's the day that the Lord has made. Actually, Sir Manny, almost 3 years ka na po namin kinag-pray. Sa totoo lang. Marami na rin po kami nakausap para magkaroon ng way to connect with you, pero wala nangyari. So si Lord na talaga yung mga ng way para mangyari po lahat ng ito.
Kaya kami pong tatlo, until now, hindi pa rin kami makapaniwala na nangyayari yung nangyayari ngayon. I am is the two most powerful words. Whatever you attach on, it will become a reality. So, pasyempo, I am strong. I am blessed. So, gaya yung sinabi ni God, I am money. I am money. Yeah. I am money. Gaya yung sinabi ng God na, let the weak say, I am strong. So, isa pang behind yan is, sabi ni God, nung nagkausap niya si Moses, anong pangalan mo pag sinabi ko sa Israelite? Sabi niya, sabihin mo, I am who I am. I am who sent me. So, eto, pangarap na namin, eh, dito sa Pilipinas, pinanganak yung company na to, gusto namin ma-share sa buong mundo. Kasi tinayo po itong negosyo na makapagbigay ng pagkakataon sa bawat Filipino sa buong mundo. Basta sipagan nyo lang, and then God first, before anything else, para maging successful tayo sa buhay. So, God bless you and thank you to all your support. Hi, I'm Manny Pacquiao and I am Worldwide. Oh, ito na pala si Yorme! Amazing morning, Yorme! Amazing morning! Ready ka na? Hola. Okay. Hi, Yorme. What wakes you up every day? Mainit na kape. Pampagising sa umaga. Ano po ang secret ninyo staying strong and energized? Oh, coffee energizes me. Serious ko, gaano kayo kadalas mag-coffee? About 4-5 cups a day. Is there someone who keeps you going despite a tiring day? Eddie si Amazing Coffee Mix. Pero seryoso, ito yung kapeng partner ko araw-araw. Para sa akin, masarap siya. Lakas makapagpagising. Talaga nagbibigay sa akin ng additional push. I love this coffee. Yung Coffee Mix with Tongkat Ali. Yung Coffee Mix with Glutathione. Yung coffee with barley and alkaline. Amazing. Sige. Pick up sa'yo. Impact is a left hook. Impact is winning 8 divisions. Impact is uplifting your family and loved ones. It is inspiring your countrymen. In fact, Impact is a soap inspired by the champ. It is proven to knock out germs and bacteria. It also gives you the smell of success. Impact. You've gotta have it. They always ask, what does it take to be one of the world's most beautiful? Take I Am Amazing Acai Berry, the world's super antioxidant to help prevent daily stress and ailments. Collagen for younger skin. Bacopa Muniri for sharper mind and memory. I feel amazing. $100 on you.
in a world that demands your whole being. You need to harness all the energy within you. Then you power up with 100% natural, all organic, amazing barley from Australia. Packed with vitamins, minerals, amino acids, micronutrients and fiber to fight stress and aging. With barley, I'm ready. The amazing barley. Problema. Bad vibes. Immune na tayo dyan. Mas importante, immunity. Panlaban sa stress. Sakit sa katawan. At protection sa sakit. While staying alert and energetic. Immunergy. May moringa, zinc, at vitamin C and D para malakas ang katawan at matalas ang isip. Immunity, energy, possible with Immunergy. Welcome to Casa Sorella. Bilang anak po ng isang OFW, alam ko po kung gaano kahirap ang magtrabaho sa ibang bansa. Kaya naman po, nung nakita ko yung I Am Worldwide Business, sinabi ko talaga sa sarili ko na ito na talaga yung tamang opportunity for me. Na pwede ka palang kumita na malaki kahit nasa Pilipinas ka at kasama mo pa ang pamilya mo. And kaya naman po, hindi na ako nagdalawang isip. Nag-join na ako agad, ginawan ko ng paraan dahil naintindihan ko rin na ito po yung way ko para makapag-payback rin ako sa aking mga magulang. Nagsisimula po ako sa I Am Worldwide, hindi naman po lahat ng tao sa paligid ko ay supportive at positive. Pero ang mindset ko lang po nun, hindi naman po importante yung paniwala ng ibang tao. Ang importante po ay kung ano yung paniwala ko. Kaya naman po, tinuloy-tuloy ko lang po yung business. Pero hindi naman po siya naging ganun sobrang madali. Na marami rin po akong pinagdaanan, like nung nagsisimula po ako, nagpo-commute lang ako. To the point na minsan mahulugan ka ng piso, hindi ka na makakauwi. Pag wala kang invite, wala kang talk, wala kang pay-in, wala ka rin pamasahe, wala ka rin pangkain. Na-experience po namin yung talagang walang-wala. Na as in, kailangan mo talagang gawin yung negosyo kasi if hindi mo siya gagawin, wala kang ibang source of income kasi full-time po kami. Pero lahat naman po ng yon ay nabawi. Simula nung talagang nakita namin, yung mga vision namin ay nagkakatotoo na. Diba? Yung dating walang-wala, ngayon overflowing na. Kaya naman, na-realize ko na it's just part of the process. Proseso lang po talaga na kailangan mo pagdaanan para mas maging maganda po yung inyong story dito sa I Am Worldwide, yung inyong success story. First time makakinig ni Sherry. Masaya. Masaya mo para sa'yo kasi nakuha mo na yung dream mo. Hindi lang siya dream eh. Kumbaga, parang yung imposible na nagawa mo posible. Kaya saludo ako sa'yo. Thank you, Papa. I love you. Love you too. Pinaka-nagustuhan ko po habang ginagawa yung negosyo, hawak mo yung oras mo. Wala kang boss, walang time in, walang time out. You can do whatever you want. You can earn as much as you want. Yun kasi yung pangarap natin, yung kumita po ng unlimited. At the same time, marami ka pong tao na makikilala. Iba't ibang backgrounds, iba't iba ng pinanggalingan, iba't iba ng lugar. Pero isa lang po yung goal, which is to succeed in life. And that is very possible dahil po sa I Am Worldwide. Within 3 years po of doing I Am Worldwide, I am just so thankful and blessed na nakapunta na po ako ng dalawang sasakyan. Yung una ko pong sasakyan na ipamigay ko na po sa aking pamilya, which is a Toyota Fortuner.
And masarap sa feeling kasi yung pinaghirapan mo ay ginagamit na ng buong pamilya mo. At the same time, right now po ay dinadrive ko na yung aking pangarap na sports car, which is a Ford Mustang. Dati nangangarap lang din po ako magkaroon ng sarili kong condo. Naalala ko dati, nagre-rent lang po ako sa Greenhouse Garden Square. Walo po kami kasi hindi ko kayang magbayad ng rent na 15,000 per month. Pero sobrang sarap lang din sa pakiramdam na kahit ilang beses ka na magkasa, time will come yung sarili mo namang condo yung matitirhan mo. And not only that, nakapag-travel na rin po tayo for free sa iba't ibang bansa dahil yan sa IAM Worldwide. And yung best part of it all, aside po doon sa kinikita mo, nagkaroon ka ng achievements, masarap po kumita ng milyon, masarap po magkaroon ng sariling property, masarap po mag-drive ng sariling sasakyan. Pero yung pinakamasarap po na part dito ay yung mga tao na tinutulungan mo, sila naman po yung maka-achieve ng mga pangarap nila. And that for me is very fulfilling. Yun po talaga yung nag-drive sa akin na gawin yung negosyo because helping other people is my passion. Sa mga members po na IAM Worldwide, tandaan lang po natin itong life verse na to. Galatians chapter 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we will not give up." Huwag lang po tayong sumuko sa mga pangarap natin kasi alam niyo po, dadating din yung time, lahat po ng pinaghihirapan niyo ay worth it yan. Diba, kapag ikaw ay kumikita na ng milyon, kapag ikaw ay nagdadrive na sarili mong sasakyan at nakatira ka na sa pangarap mong house and lot, diba, lahat po ng paghihirap natin ay bayad na bayad po yan. Sa mga future partners naman po natin sa IAM Worldwide, if you're praying for an opportunity that can change your life, alam niyo po, baka ito na po yung answered prayer ninyo. Wala pong mawawala kung susubukan ninyo. Huwag na po kayong magdalawang isip kasi marami pong tao ang pwedeng tumulong sa inyo. And time will come, yung success story mo naman po ang ikukwento mo. I am Erica Ramos Reda and I am Worldwide. In a blink of an eye, we woke up to a new normal where it seems all is lost. But what if I tell you there's home where you can find hope, where dreams become reality and visions do come true? A home where there is integrity. Trust is earned and never given. Mutual trust is maintained when the company's leaders are at the forefront of hope in the Lord, in their people, and in their products. Action. A place where everyone moves to inspire one another to step out of their comfort zones and into better lives. Times may have been uncertain, but we continue to move and improve the lives of so many. We turn their prayers into blessings with incentives such as cars, house, and lots, travels and commissions on top, all achieved while working at the safety of our own homes. Mentorship. Here, we only prosper when we grow together and help each other. Growth happens when we equip our people with the right tools and training. We focus on self-development so we can be the best versions of ourselves, face the challenges head on, and win. Our perspectives will change when we help each other dream with confidence, a feat we have developed within our people. Integrity, action, mentorship. These are the qualities that can bring hope into our homes. Here, we can have the power to become the best we can be. We can achieve financial growth and freedom at our own pace, in our own place. Be one of us. Invest in your own and become fearless in turning your dreams into reality. I am Heart Evangelista Espadera, and I am an agent of hope, and I am Worldwide. I am Worldwide, where hope finds home. Start your journey of hope with us.
Ayan. Hello, type pa naman kung ano, naririnig na ako at okay naman, audible naman po ako, no. So, amazing morning, amazing evening po, no. Amazing afternoon. Hello sa ating participants tonight, yan, no. Make it sure lang na napasa natin yung link sa ating mga invites ngayon, no. So, amazing morning, amazing evening, amazing afternoon po ulit, no. Kung nasa ang lupalop ka man sa mundo, no. Shoutout po sa inyo dyan, yan. So, excited na po ba kayo? Yan, type 1 naman kung excited at ready na po tayo. Yan, I would like to welcome you all to this virtual orientation. But before anything else, to formally start the program po, let's start this program with a prayer. So let's bow our heads, close our eyes, and feel the presence of the Lord. So, in the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, thank you po for today. Please guide us throughout our presentation. We ask for your presence, Lord, to be with us always. We also pray for our invites to open their hearts and minds in order to see the beauty of this opportunity na hindi lang po para sa amin, kundi para rin po sa kanila, and making a way of hope, love, and prosperity for all. Thank you for the wisdom that you gave to our speaker. Let your presence be with him through the Holy Spirit. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. So, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Yan, so, amazing morning, amazing evening, amazing afternoon po ulit, no? So, bakit nga ba kumpleto naman yung pagbati natin, no? Bakit may amazing morning, evening, and afternoon, no? Kasi nga naman, I believe, hindi lang po tayo local, no? May mga kasama din tayo sa ibang bansa. Kaya naman, we are greeting each other amazing morning. Isa pa, baka nagtataka kayo, bakit nga ba amazing? Kasi amazing nga naman yung mga pag-uusapan natin ngayon. At I'm very excited na i-share ito sa inyo, no? So, of course, gusto ko din pong malaman kung nasa ang lugar ka ngayon nanonood. Meron po tayong chat box dyan sa ibaba. Pwede mo bang i-type dyan kung nasaan ka ngayon? Yan. Alam ko, worldwide tayo, no? Para at least naman makapag-communicate po tayo kahit online lang, di ba? So, mamaya babasahin natin. Type lang po kayo kung nasaan kayo naka-tune in right now. Bago yan, magpapakilala naman po muna ako sa inyo. I am Alvin F. Mascarenas Jr., no? 15 years old. Isa pong student, currently third year high school po, and I am from Isabela. And katulad mo, na-invite or na-presentan lang din po ako, and grabe yung nangyari sa akin dahil sa opportunity nito. Napaka-amazing at napaganda po talaga. So kung paano, mamaya malalaman mo dahil yan po ang pag-uusapan natin ngayon. At ang good news ko po sa inyo ay hindi po ako ang speaker today. I will be your host for today's presentation, and ipapakilala ko po sa iyo ang malupit at magaling natin na speaker. And marami na akong nakikitang nagta-type kung nasaan sila ngayon, no? May nakikita ko dito from Cagayan Valley, yan. Amazing morning from Brunei, yan. Amazing morning from Tanay Rizal. So thank you po, no? Shoutout po sa inyo dyan. And today, marami po tayong mapag-uusapan dahil nagbigay na po kayo ng time and effort, hindi po namin yan sasayangin. Ito din po yung mga pag-uusapan natin. What is the company all about, and what are the winning products and the best business combination during pandemic? Yes, correct, pandemic. When pandemic hit, alam naman po natin na maraming naging affected. Tama po ba? Maraming trabaho at maraming negosyo ang nag-close. But good thing is marami po ang nakabangon sa program na ito. And last, paano ka nga ba at magkano ang pwede mong kitain tulad namin kahit online lang, di ba? Alam mo po ba, during this crisis season, marami pong nagkaroon ng extraordinary results. Pero bago yan, let me remind everyone sa ating house rules, no? First, open our cam, no? Mas better na nakikita natin yung nagagandahan at nagbagapuhan nating mga kasama para kahit online lang, di ba, may communication tayo sa bawat isa. Pakita mo din naman yung pinakamagandang ngiti mo, yan. And also, mute our microphones para wala po tayong distraction during presentation. And number two, if you have your questions, if you have your paper and ballpens with you, you can take down your notes po para po pwede nating masagot after ng presentation. And lastly, make it sure lang po natatapusin yung presentation. Since nasimulan nyo na po and you given all your time and effort, tapusin po natin. Dahil sabi ko nga po, marami po tayong malalaman dito. Focus ko po muna dito and make sure lang na nasa tahimik kang lugar sa bahay nyo, no? Para mas better din if mag-earphones po kayo para talaga namang makapag-focus ka. Dahil all the benefits po na makukuha nyo for this presentation is para po sa inyo. And alam ko, excited na kayo kasi excited na ako yan. Maging excited po tayo. So let me introduce him. Itong speaker natin, hindi lang po guwapo, no? Kundi napakagaling at napakalupit ng taong ito. Isa to sa mga hinahangaan ko dahil nakaka-amaze po yung mga nangyari sa kanya sa business. Imagine, he is retired army soldier.
pero now doing the business, napakarami na po niyang na-achieve, no? Marami ito po siyang nabago sa buhay niya at sa buhay ng family niya, no? Isa po siya sa top mover and top leader, and kumikita po siya dito ng more than a million na kumita na po siya. And now, driving their own car. Grabe itong taong to. Alam mo ba, sobrang dami na itong natulungan, and isa na ako dun. Kaya makinig tayong mabuti dahil marami po talaga tayong matututunan dito. Kaya salubungin natin ng masigabong virtual palakpakan at sa comments at reactions, let's all welcome ang ating sundalong onliner, Mentor Orlando Zagun. Hello, good evening po everyone. Thank you so much, Mentor Aldwin or AJ, you know. Grabe, sa bonggang-bonggang introduction. Ayan, so thank you so much. Okay lang po ba kayo dyan? Ayan, but anyway, bago po tayo magpatuloy, mag-share screen lang ako. No? And yun. Ayan, nakikita na po ba? Ayaw mag full screen. Yun. All right. So let's begin. My name is Orlando Zagun, or you can call me Orly Zagun. No? Tama po si AJ, no? I am a retired army soldier. Dahil sa opportunity na to, napaaga yung aking pagre-retire, no? And ito po yung aking wife, she's a nurse by profession. Nagturo siya sa FEU before, and then napunta naman siya sa DSWD. No? And ito po yung aming Tres Marias. Okay? And ito po yung mga nangyari sa amin sa opportunity na ito. By the way, full-time na namin ginagawa ito ng aking wife. So ito na po yung aming bread and butter sa ngayon. And doing this opportunity, kumita na rin po kami ng million. Okay? So kung paano yon, yun po yung pag-uusapan natin. Alright? So just tune in and panoorin natin itong short video na to. Since 2017, I Am Worldwide brought hope, prosperity, and opportunity to many Filipinos, turning dreams into reality by giving dynamic programs for the growth of its members, and by providing world-class products duly recognized here and abroad. I Am Worldwide is a corporation which promotes a healthy business community to all aspiring Filipino entrepreneurs. Now on its third year, I Am Worldwide will continue its mission to build, to inspire, and to move. This is I Am Worldwide Love Anniversary! Yun, familiar naman yung voiceover, ano? And syempre, yung ating third year anniversary was held sa Itbulaga, the longest running noontime show. Okay? So, ang pangalan ng company is I Am Worldwide. It is the home of hope. Okay? Ibig sabihin, health, opportunity, prosperity for everyone. At iyon po yung pag-uusapan natin. Okay? Ang ating worldwide ambassadors. Of course, very proud tayo, no, na kasama na natin dito si Jung Huyon. O, di ba? Kung familiar kayo sa Squid Games sa Netflix na nag-viral, ayan, kasama na po natin dito. Very proud lang talaga ako, no, nasabihin sa inyong lahat. Okay? And of course, andito din yung ating mga iba pang worldwide na ambassadors. Andiyan si Senator Manny Pacquiao, si Idol Rafi Tulfo, di ba? And yung Barley Queen natin, si Sir Piolo Pascual, si Miss Liza Soberano, and yung batang 90s, andyan din. And si Miss Jinky Pacquiao, si Mr. Ian Veneracion, and yung pinaka, kumbaga, yung pinaka-pogi sa IAM Worldwide. Diba? Si John Lloyd Cruz, yung latest na ambassador natin na lalaki. Diba? And of course, yung ating face of IAM Worldwide, si Miss Heart Evangelista Escudero. Okay? So, itong mga taong ito po ito, nakapag-create na ng mabigat na pangalan. Ika nga, worldwide, di ba? And, syempre, legit, ibig sabihin, yung ating company.
Okay? So, daanan natin itong mga industries na naapektuhan by ng COVID-19. Sabi nga ni Jay kanina, madaming naapektuhan. Tama? Kagaya ng mga industries na to, no? Meron sa aviation, sa tourism, sa transportation, iba't iba. And nabanggit din niya kanina, no, na maraming nakabangon dahil sa I Am Worldwide. Diba? Sabi ng Dole, maraming nawala ng trabaho. Imagine, 10 million workers, diba? Nung kasagsagan ng pandemic. Pero sa I Am Worldwide po, ang daming nakabangon. Okay? And ang daming nagkaroon ng extraordinary result. Okay? Sabi nga ng ating host kanina, bakit anong meron sa I Am Worldwide? Ito po, no? Best business combination. Ano ba yan? Healthcare and online. Okay? Dahil nagkaroon ng pandemic, mas naging health conscious ang mga tao. Tama? Kaya yung ating products, no, na i-discuss ko mamaya, eh, naging booming talaga. Dahil talaga namang nakakatulong sa health ng mga tao. And of course, yung online, no, dahil nga hindi na makalabas-labas before yung mga tao, di ba? Naging booming, no, yung ating online business. Sabi nga ni Mr. Bill Gates, if your business is not on the internet, your business is out of business. So, sumasabay po yung ating company, di ba? Sa trend. Okay? And according to Ms. Heart Evangelista Escudero, success is having the right partner. Yes, tama naman yun. Diba? Kasi dito sa company natin, makikipag-partner ka na lang. Diba? Hindi mo na kailangan mag-isip pa ano bang negosyo yung maganda sa panahon ngayon o pandemic. Diba? So, eto na po. Ready na. Ready na yung company. Ready na yung mga products. World class. Diba? And syempre, yung napakagandang sistema. Okay? And of course, hindi lang naman yon sa pagninegosyo. Yung pagkakaroon ng right partner, even sa relationship, di ba? But yun nga, yung maganda dito sa company natin, di ba? Hindi mo na kailangang mag-isip pa, no? Makikipag-partner ka na lang. Okay? So, recipient na rin ng numerous awards ang ating company. Top Choice Best New Fastest Growing Business Opportunity Company and Rising Star of the Year Company, no, noong 2017 and consecutive years 2018-2019 Best New Company of the Year. And ito yung maganda, 'di ba? Yung Super Brand Seal, 'di ba? Meron na yung products natin na mga makikita nyo, 'di ba, na may seal na ganyan. Ibig sabihin nun, world class and top quality. Yun yung maganda, nakaka-proud lang talaga. And of course, 'di ba, awarded yung company natin ng most sustainable and livable company. O, di ba? I'm not just aware doon sa mga categories nila. Pero, yun yung maganda, no? Kasi ang alam ko po, pagka yellow category, mataas na din. Okay? And yung ating general manager, awarded din. O, di ba? Business Innovator and Executive of the Year 2022. Di ba? Nakaka-proud lang talaga. Okay? And eto po, yung ating mga founders, si Mr. Allen Marvin U. Eder, ang ating president, and si Ms. Aika Lorraine Uy, ang ating vice president. Combined experience nila sa ganitong industry is more than 20 years na. So gusto nilang maibahagi yung kaalaman nila, no? Kaya naman nila ito na-create, yung company na to. And gusto nila makapag-payback sa mga tao, no? Dahil dito sa industry na to is nabago yung buhay nila. Okay? And yun yung gusto din nila, na magkaroon ng growth yung bawat distributor na magiging part ng company. Kaya naman sobrang booming, no? Ang daming nagtiwala, no? And kasi nasa puso talaga nila yung pagtulong. Okay? And syempre awarded din, no? Lately lang awarded yung ating president ng honorary chief executive officer. Just imagine, no, 'di ba? The nation builders. And syempre kasama din yung ating vice president. Okay? And siya naman yung honorary chief marketing officer naman. Alright? So, syempre, legit. Sabi ko nga kanina, di ba? And eto yung proof, no? Pwede nyo screenshot yan or you can ask the person na nag-invite sa inyo para magkaroon kayo ng copy nito. So, wag na po kayong mag-alala, no? Legit na legit yung ating company. Okay? And fastest growing nga, di ba? Sabi kanina. Kaya marami na tayong branches. Nationwide dito sa Philippines. Diba? Marami na tayo. Luzon, Visayas, and Mindanao. Andiyan na po, no? Makikita nyo yung mga branches natin. And of course, hindi lang yun. Diba? Worldwide na din. Kasi nga, we are growing worldwide. So, meron na rin tayong branches sa iba't ibang bansa, no? Meron na tayo sa Dubai, sa Kuwait, sa Italy, and
eto malapit na talaga, excited na kami dito, no, yung Canada. And of course, marami pa, no, marami pang bansa na mag-o-open kasi nga growing pa tayo. Okay? And speaking of growth, di ba? Imagine, sa unang pagkakataon, no, sa unang anibersaryo pa lang, ganito na po karami yung nagtiwala sa company. 18,000 mahigit, di ba? Yung nag-join sa first year anniversary pa lang. Kaya ang company natin is making history, no? Ganun po kaganda. And second year anniversary, mas malaki yung venue, halos mapuno na din natin. Hindi lang nagdoble, kundi nagtriple pa. Oh, just imagine, di ba? So eto na, dumating yung pandemic, hindi natin mapigilan, no? Akala natin na kung ano na mangyayari sa negosyo natin, pero grabe lang, di ba? God is so good talaga. Just imagine na held pa sa longest running noontime show, diba, sa Itbulaga. And speaking of generosity, 3 million worth of raffle prizes yung pinamigay ng company. Grabe, diba? Saan ka makakakita ng ganong kumpanya? Fully paid po yan, no? Yung mga nanalo, eto, diba, yung mga nanalo sa raffle, yan, fully paid po ng company yung mga sasakyan nila, nakapangalan sa kanila mismo. Okay, eto po yung picture nila nung nireceive nila yung mga brand new cars sa company. Ayan, okay? So, fourth year anniversary naman, mas marami na, di ba? 5 million worth yung pinamigay, and hindi lang tatlo, kundi apat na sasakyan na. Ganun po ka generous. Okay? So, eto po, no? Start na tayo sa hope. Okay? Unahin natin yung health, of course. Ayan. So, sabi ni Mahatma Gandhi, it is health that is real wealth, which is true. Kasi kapag sakitin tayo, hindi tayo makakapagtrabaho, di ba? Hindi tayo makakapag-generate ng income. Kaya kailangan na alagaan natin, no? Importante na alagaan natin yung health natin. Okay, today's reality, so many people spend their health gaining wealth and then have to spend their wealth to regain their health. Especially mga Pilipino po, sobrang sisipag, di ba? Trabaho ng trabaho yan, di bali ng magutuman, basta para sa pamilya. Ganun po tayo, di ba? Ang nakakalungkot lang pagtanda. Ito nga yung cycle, di ba? Nung kabataan natin, marami tayong time, healthy pa naman, ang problem, walang pera. Sabi ng parents, anak, aral kang mabuti para kapag nakapagtrabaho ka, makahanap ka ng magandang asawa. Hindi, joke lang. O, tawa naman kayo dyan, okay? So sabi niya, makahanap ka ng magandang trabaho. O di ba? Yun po talaga yung mindset sa atin ng mga parents natin. Di ba? So kapag nakapagtrabaho na, ito naman ang problema. Wala nang time. Bakit? Kakatrabaho ka, overtime. Diba? Overtime ng overtime. Diba? Somehow, healthy pa naman. And kumikita na din, maski pa paano. Pero madalas. Diba? Kagaya ng experience ko na lagi kong sinasabi, kung parang coke, alam mo yon, kundi sakto, zero. Diba? And ito yung hindi natin mapipigilan. Meron po bang hindi tatanda? O di ba, lahat naman tayo papunta doon. Pero syempre, mas importante pa din na alagaan pa din natin yung health natin. Okay? So, kagaya ko, nakapag-retire na, meron ng time ulit. Di ba? Yung iba, eto na, yung nakakalungkot, di ba? Pagsak na yung health, pagtanda. Diba? May pera yung iba, pero eto talaga eh. Eto yung nakakalungkot talaga. Di ba? Yung iba wala pa rin time. Kahit matanda na, trabaho pa rin ang trabaho. Yun yung nakakalungkot, di ba? And wala pa ding ipon, di ba? Wala pa ding pera. Kaya andito po, no, ang I Am Worldwide to the rescue. Etong mga problema na to, yun yung gusto niyang solusyunan. Okay? And ayan, eto po, no, yung binanggit ko kanina na Barley Queen. Kaya naman nagkaroon tayo ng powerful na produkto because of her, di ba? Experience niya, she was diagnosed with breast cancer noong 2001. Sabi ng doktor, 5 years na lang yung itatagal niya sa mundo. Nagulantang siya, di ba? Siyempre, hindi siya papayag na ganun. Why? Kasi yung anak niya that time maliit pa. So, nag-research siya, no? By the way, nag-undergo siya ng chemotherapy. Doon sa first session pa lang niya, grabe, she almost died. 21 days ba naman bago siya naka-recover? O just imagine, di ba? As in, lantang gulay, nasa bed lang siya. Di ba? Kaya nung medyo lumakas siya, sabi niya, hindi po pwedeng ganito. Di ba? So nag-research siya sa internet ng kung ano yung mga makakatulong sa kanya. Marami naman siyang na-research, actually marami kasing anti-cancer talaga, 'di ba? Pero ito yung pinaka nagustuhan niya. Alam niyo naman si Miss Maritone, napaka-meticulosa niyan. 'Di ba? Syempre,
kung buhay na niya yung kapalit, why not, di ba? So talagang tiningnan niyang mabuti, and she discovered the barley, no, from Australia. Yun. So actually marami ding barley, no, sa iba't ibang lugar, pero ito po yung pinaka doon sa nakita niya, kasi young barley grass. Okay, so doon sa second chemo niya, nung nagtitake na siya nitong barley, 4 days lang naka-recover na siya. Ganun ka powerful, no? Kaya sabi niya, itutuloy-tuloy ko na to. Ayan nga, oh, sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. So I decided to take barley every day for the rest of my life. Kaya kung makikita niyo po si Miss Maritoni, kaka-birthday lang niya actually kahapon, o di ba? Hindi halatang 50 plus na siya. Di ba? Parang bata pa yung itsura at saka ang sexy pa. Oh, di ba? So, ayan, okay? And of course, merong study yung ating products. Dr. Hagiwara said, "My research has shown that the green leaves of the young barley plant contain the most prolific balanced supply of nutrients that exist on earth in a single source." In-stress out niya yun, in a single source. O, di ba? Ibig niya sabihin, pag samasamahin man daw natin yung prutas at saka gulay, di ba? Na, di ba yung mga nutrients na kailangan natin sa mga prutas at gulay, makukuha na natin sa barley alone. Just imagine, di ba? Ito pa, the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. O, just imagine, from bata hanggang matanda. Oops. Yan, di ba? And ito yung may pinakamataas na orac value. Ayan, o. Oh, makikita po ninyo dyan, di ba? Barley grass, 25,500. Merong prunes, raisins, kale, spinach, grapes, kahit pagsamasamahin natin, hindi aabot. Diba? Ganun po ka-powerful. And of course, ancient facts, barley has been mentioned in the Bible 37 times. Biblical yung ating products, ginawa po ni Lord para sa mga tao, para maging healthy tayo. No? Kaya wag natin itong baliwalain. Okay? Yan, syempre, ito yung mga tao, no, na nag-try before na akala nila wala ng pag-asa. No? Yung iba, nawala na as in. Pero nung ma-introduce sa kanila, ma-share sa kanila yung barley, ayan po, yung merong kidney stone, blood clot, may diabetes, yung may high blood, di ba, gumaling. Okay? Merong severe psoriasis, gumaling din. Akala niya, kasi ang tagal-tagal na niyang tinitiis yung kanyang skin disease, pero sa tulong ng barley, yun po, di ba, gumaling. And merong brain aneurysm, very rare na sakit ito, and iilan lang din yung nakakaligtas. Pero, grabe, sa tulong ng barley, diba? Merong myoma, vertigo, gastritis, goiter, hormonal imbalance, grabe, diba? Ano na, mga jackpot sa sakit. Baka po kayo may mga kakilalang ganyan, diba? Barley po ang makakatulong. O, so disclaimer po, hindi po gamot ang ating barley, no? Pero nakakatulong para mawala yung mga sakit na to. Okay? Merong bacterial meningitis, ito very rare din na sakit, and ilan lang din yung nakakaligtas. Buti na lang si Miss Joyce nagtitake na ng barley, no, bago pa siya magkaroon nito, kaya nakaligtas siya. Okay? And merong lymphoma, nakaligtas din. Ayan, merong GERD, vertigo, blood sugar na normalize, merong arthritis, kanina nga may diabetes, di ba? And even hindi mabuntis. Oh, natutulungan po ng ating barley. Ayun nga, oh, Japanese local stroke patient, akala niya hindi na niya forever, hindi niya na maigagalaw yung kamay niya, pero sa tulong ng barley, naigalaw na po niya. Okay? Pwede mo pong hingiin sa, nag-invite sa'yo yung video niya. Kasi, as in, talagang naiyak siya eh. No? Very proud siya. Okay? Merong cervical cancer, and natulungan ng barley, and merong Bell's palsy, recover. Okay? So, madami pa pong iba, no? Hindi na lang natin na masasabi lahat. But don't worry, mamaya, pakinggan mo po, no? Yung, live na testimony, mamaya po, kasi meron kaming inimbitahan. Okay? And eto, yung po pwede mong makuha sa barley. No? And andyan din po, no? You can ask also the person na nag-invite sa'yo kung ano-ano yung mga benefits pa. Okay? And siyempre, hindi lang po ambassador or endorser si Mr. Piolo Pascual. Avid user din po siya ng barley. Pampalakas niya ang barley kasi lagi din siyang busy. Okay? And of course, yung ating pambansang Kamao, nagbabarley din po yan. And sometimes nag-aasay berry. Okay? Ito pong mga tao na to, prominent, no, sa lugar nila, sa bansa nila. Kilalang kilala kumbaga.
Pero hindi po natin sila binayaran para i-endorse yung Barley, no? Proud lang talaga sila na user sila ng ating products. Okay, andyan po si Mr. Aldo Bensadun. Kung familiar kayo sa brands na Aldo, di ba? Yung mga bags, shoes, mga ganon. Okay, andyan din si Miss Rachel De Fiore, Italian model, actress, beauty queen. No? Just imagine, Italian beauty queen pa. Diba? And si Richard Sainot or Sainot, no? Creative director ng Michael Kors. Okay, and si Miss Kari Karasyov, author of best-selling book. Diba? Very, very proud po sila. No, na user. Okay? And si Idol Rafi Tulfo, syempre, lagi po niya din itong pinopromote sa kanyang ano, sa kanyang program, 'di ba? And ito si Terence Romeo, laging on the go. So kung ikaw po wala kang time na magtimpla, 'di ba? Pwedeng barley capsule 'yung i-take mo, 'no? Ito naman po hindi siya harmful kasi vegetable 'yung ginamit na capsule. Okay? And meron din tayong choco barley drink para sa mga kids. Diba? So it strengthens immunity, antioxidant, boosts energy. Kung nagko-chocolate lang din naman sila, change brand na. Diba? Ito makakatulong para maging healthy sila. Okay? Meron din tayong amazing immunity, no? Ito vitamin C, vitamin D, zinc and moringa oleifera in one. So just imagine, 'di ba? Kung nagba-vitamin C ka din lang naman, change brand na. Bakit ito? Sodium ascorbate. Pwede mong i-take 'to kahit walang laman ng tiyan. Walang hapde sa dyan. Okay? And yung ating latest, no, na ambassador dyan, si Lodi, o, di ba? Jan Lloyd Cruz. Okay? Next natin, kung mahilig ka sa coffee, eto naman. No? Ako po kasi mahilig talaga sa coffee. Cafe latte and cafe mocha with barley and alkaline. O, wala ding hapde sa dyan yan. No? Kahit na makailang cups ka sa maghapon, hindi hahapdean dyan kasi meron siyang barley and may alkaline pa. And meron din tayong coffee with Tongkat Ali. Good ito sa mga kalalakihan, no, na nahihirapan makapag-produce, 'di ba? Ng maraming tawag nito. Kasi libido support siya, eh. So, 'di ba? Natural libido support. And hindi lang siya sa mga kalalakihan, pwede rin sa mga kababaihan, no, na ano, nagsasuffer sa dysmenorrhea every month, o pwede po ito na makakatulong ito. Meron din tayong coffee with glutathione para naman maging malinis yung ating liver. O, di ba? Ang side effect nun, pumuputi. Kaya gumaganda. Sabi nga, coffee with coffee that beautifies. Okay? So, next, ito po, no, yung ating mga ambassadors na mga batang 90s. Ayan. So, meron din tayong ano, pampapayat. Burn fat fast. O, di ba? Without the need of intense dieting and exercise and without the risk of unwanted side effects. Kaya, get refreshingly sexy with amazing Garcinia Cambogia. O, di ba? Yan, grape juice po yung lasa niyan. Okay? So, kung gusto mo na kahit natutulog ka, mag-burn ka ng fat, inom ka lang muna nito bago matulog. Yun nga lang, maihi ka. O, di ba? Mas maganda sa umaga, sa araw. Okay? Ayan. So, meron din tayong scalar energy pendant. Sa panahon natin ngayon, puro gadgets na, kaya mas maganda. Meron tayong protection outside body. Di ba? So, protects from electromagnetic waves and negative radiations of mobile phones, laptops, etc. Even yung mga appliances natin sa bahay. Okay? Kaya maganda magkaroon ka nito. And ito po is 50 years ang lifespan. O, grabe. O, di ba? Meron din tayong activated charcoal soap, impact, di ba? Soap of the champ, no? Si ating pambansang kamao. Meron din tayong deo spray and perfume. Okay? Pero din tayong organic skin care, mga sensitive ang skin, eto na po, change brand lang ulit, 'di ba? Meron tayong Awesome Soap, face cream and body cream. And eto, no, yung bagay na bagay sa mga kababaihan. Pero ako po, hilig ko din 'to, no, yung Amazing Acai Berry Extract kasi ang dami niyang benefit with collagen and Bacopa Monnieri, 'di ba? 8 ingredients ang meron siya. Meron din kasamang barley, kaya powerful din tong product. Produkto natin na to. Bagay na bagay nga, no? Yung tagline kay Miss Liza Soberano, intelligently beautiful. Okay? Kung gusto mo pong maging kamukha si Liza, oh, take ka lang, maglaklak ka lang ng asay. Kidding aside. Ayan. And ito naman, no? Timeless by Ian Veneracion. Isang set na to para sa mga kalalakihan, no? Ayan po yung gamit-gamit ko. O, di ba? Sabi ganun. Ayan. Awesome Glow by Jinky Pacquiao. Ayan.
isang set na din po para sa mga kababaihan. Okay? So, ayun po, no? Before po tayo mag-proceed doon sa letter O, di ba? Meron, sabi ko nga kanina, meron po tayong inimbitahan para naman na makita ninyo ng live. Kasi sabi nga nila, to see is to believe. Di ba? So, meron pong mag-share ng kanyang testimony, no? Amazing testimony sa pag-take ng barley. Okay? So, ayan, hindi ko na po patagalin. Tawagin ko na po si Miss Mai Camacho. Ayan, thank you so much, Mr. Orly Sagun. Bago po ako mag-share, buksan ko lang muna yung aking presentation. Sandali lang po. Ayan, amazing morning po sa bawat isa. Salamat sa pag-imbita sa akin para ma-share ko yung aking barley testimony sa bawat isa. Ako po si, ipakilala ko muna ang aking sarili. Ako po si Mylene Quiano Camacho. Isa akong OFW dito sa Brunei. Kasama ko po ang aking pamilya. Bale, may tatlo kaming anak. Yung asawa ko po nagtatrabaho bilang isang IT support specialist. Yung tatlo naming anak, dito ko na pinanganak, dito na sila lumaki. Bale, 16 years na po kami dito sa Brunei. Bale, nagtatrabaho ko bilang isang senior accounts executive sa isang accounting department sa advertising and event company dito sa Brunei. Ayan po yung mga kasama ko sa trabaho. Nag-start yung journey ko dito sa IAM Worldwide nang dahil po sa lola ko. Yung lola ko, 92 years old na siya. Nagkaroon po kasi siya ng isang karamdaman sa kanyang balat. Tinatawag ito ng mga doktor na bulus pemphigoid. Sabi po ng mga doktor, it will take minimum of 2 years bago po gumaling ang ganitong uri ng sakit. Karamihan po sa nagkakaroon ng ganitong sakit ay yung mga matatanda na. So, kung ma-imagine niyo po yung hirap na nararanasan ng lola ko that time nung meron siyang ganitong sakit. Sobrang katipo. Bali lahat ng part ng katawan niya, even kilikili, mga singit, puwet, likod. Sobrang kate. Can you imagine na makati yung buo niyong katawan? Kung makagat lang po kayo ng langgam o ng insekto sa isang bahagi ng katawan, nandun na po yung discomfort. Nandun na yung maiirita tayo o hindi tayo magagandahan sa pakiramdam. How much more kung yung buong katawan po natin? Talaga pong nakakaawa. Napakadami ng mga gamot na binigay ng doktor para gumaling yung karamdaman na yan. Pero just thinking na 2 years pa bago siya gumaling, parang napakahirap po nun. Hindi madali at hindi maiksing panahon yung 2 taon para hintayin mo. And it could be more than two years pa nga po bago gumaling, sabi ng doktor. But we are so thankful na nakilala namin yung barley, ang ating Amazing Pure Organic Barley. In just 6 months na pag-inom po niya ng barley, gumaling po si Lola. Though hindi po nawala totally ang mga scar, pero it's a good thing na wala na po yung pangangati, wala na yung mga pagsusugat. Napakalaking tulong po. Though hindi nga gamot ang barley, pero nakatulong siya para mas mapabilis yung pagaling ng kanyang nararamdaman. So we are so thankful at dumating yung barley sa buhay ni Lola. At syempre dahil po naranasan namin, nakita namin yung amazing result sa buhay ng lola ko, sa kanyang naranasan, pinadalahan ko rin po yung parents ko. Dahil malayo po sila sa amin, isa po kasing regret ng isang OFW yung malayo sa kanyang mga magulang. Kasi bilang anak, gusto mo rin na ikaw yung mag-aalaga sa mga magulang mo. Pero dahil nga po malayo kami,
Ang tanging magagawa ko na lang aside sa pagpapadala ng support financially, eh yung ma-make sure na healthy din sila kahit malayo kami sa kanila. Yung nanay ko po, nung maliliit pa kami, nakaka-experience siya ng migraine. Yung migraine na tipong kahit naitulog mo o inuman mo ng gamot, hindi agad-agad nawawala. So, nakita ko po kung paano siya nahirapan before, nung mula pa nung maliliit kami hanggang sa magdalaga ako, hanggang sa magkapamilya. So, we are so thankful na dahil sa ating amazing pure organic barley, nawala na po yung migraine na kanyang iniindam mula pa nung bata pa kami na napakatagal na panahon. Even yung father ko, asthmatic po siya, lagi siyang sinisipon, lagi siyang inuubo. Parang hindi siya nawawala ng plema sa katawan, lagi siyang hinihingal. Pero at the same time, meron din po siyang mga joints pain. With the help of our pure organic barley, nawala po ang lahat ng iyon. And syempre po, sabi nila, kahit malayo ako sa kanila, they feel na nandun yung pag-aaruga ako sa kanila, nandun yung care ng isang anak kahit malayo sa isang magulang. So kahit na OFW ako, kahit malayo ako, I'm so thankful na nararamdaman nila yung pag-aaruga ako sa kanila through our amazing pure organic barley. And kami rin po mag-asawa, syempre hindi na rin po bumabata. Ako, siguro nakuha ko yung migraine sa mother ko. May time, naranasan ko na nasa opisina ako, talagang sobrang sakit po ng ulo ko. Napakahirap mag-focus sa trabaho. Pero hindi ka naman basta pwedeng umuwi. Para sabihin sa boss mo na masakit ang ulo ko, gusto kong umuwi. Kasi may mga deadlines, may mga responsibility ka na dapat gawin. Talagang napakahirap. At kahit uminom ka ng gamot, at may time nga po na kahit itulog ko, magigising ako sa madaling araw, masakit yung ulo ko. Napakahirap po ng may migraine. Ganun din may dysmenorrhea ako. Actually, nung single ako, wala naman yung dysmenorrhea. Hindi ko naranasan yon. Pero nagkaroon po kasi ako ng ectopic pregnancy. Yung first baby ko was an ectopic pregnancy. Isa siyang ectopic pregnancy. So, kinailangan alisin yung right ovary ko. And hindi ko po alam, after 10 years na pagkaalis ng ovary na yon, dun sa portion, yung sa part na inalisan niya, sumasakit siya every time na magkaka-period ako. So, ang hirap din po. Pero nung nag-start po akong uminom ng barley, totally gradually nawala until totally nawala na po yon. So, napaka laki po ng pasasalamat ko sa ating Amazing Pure Organic Barley. Ben, yung asawa ko, meron siyang mga naranasan na mga pananakit ng katawan, mga kasukasuan. Dati po isinisipan namin doon sa bed namin. Kasi pag gumigising siya sa umaga, masakit daw yung kanyang katawan. So, ang akala namin baka kailangan ng palitan yung kama. Pero, hindi po pala sa bed. Siguro pagdala na rin ng aging, sumasakit yung mga katawan or may mga hindi na tama sa ating mga sa system ng katawan natin. So nag-start din po siyang uminom ng barley and after that nawala na po yung pananakit na yun, ng katawan na yun. Nakakatulog na siya ng mahimbing sa gabi at masigla pagising sa umaga. Even yung mga anak po namin, healthy sila, hindi sila sakitin. Yung panganib ko po, mahilig siyang uminom ng choco barley. Hindi siya mahilig sa gulay, pero dahil sa choco barley, na lahat ng mga nutrients na kailangan ng katawan niya, dapat nakukuha niya sa gulay, nabibigay po yun ng choco barley. Tapos yung pangalawa ko po, mahilig naman siya sa barley mismo. Sabi niya, hindi niya gusto yung lasa ng choco barley, mas gusto niya yung barley. So yun yung binibigay ko sa kanya. Tapos yung bunso, nag-uumpisa po siyang tumikim-tikim. And hopefully, masanay na rin siya sa pag-inom ng barley. Ayan po. Ayan, sabi po ni Lord sa 2 Kings chapter 20 verse 5, I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. Maari po sa panahon ngayon, nakakaranas kayo ng sakit or kung hindi man po ikaw, meron kayong mahal sa buhay, family member na may sakit sa oras na ito.
sabi po ni Lord, naririnig niya yung prayer ninyo at nakikita nila yung nakikita ni Lord yung paghihirap niyo. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sabi niya sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "For I will restore health to you and heal you of your wounds," that says the Lord. So, buksan lang natin ating puso, yung ating isipan sa mga possibilities, sa mga bagay na maaring ginagamit ni Lord para magkaroon tayo ng kalusugan o ng pagalingan sa ating mga karamdaman. Kasi sa ating prayer, lagi siyang may katugunan, lagi siyang may sagot. Huwag lang po tayong mawawala ng tiwala sa Kanya. And hindi lamang po yung sa health namin nakatulong yung Marley. Hindi ko in-expect na pwede rin po palang kumita dito. At nakakatuwa dahil aside po sa kalusugan na nabibigay ng Marley sa amin, kumita na rin po ako na hindi ko in-expect na pwede palang mangyari yun sa dahil sa Marley, dahil sa pag-inom ko ng Marley at dahil sa pag-share ko ng goodness o ng benefits na meron ng Marley. So mamaya po, i-explain po yan ng ating speaker, si Mr. Orly, kung paano po nangyari ito. So before po ako matapos, gusto ko lang iwanan sa inyo ang verse na ito bilang prayer ko na rin po sa bawat isa sa inyo. "Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. It is my prayer na ang bawat isa po sa inyo ay maging healthy, magkaroon kayo ng magandang kalusugan, kasama ng inyong mga pamilya." So yun lang po, and I hope na na-inspire kayo sa aking journey, sa aking testimony dito sa ating Amazing Pure Organic Farm. Thank you so much po, and God bless you all. Back to you, Mr. Orly. Yon, grabe. Thank you so much, Miss Mai. Palakpakan naman po natin si Miss Mai, no? Kahit virtual lang. Grabe, no? Sobrang amazing, di ba? Talaga yung nangyari din sa family niya. Okay? So, again po, let's thank Miss Mai Camacho kahit sobrang busy niya, no? By the way, nasa Brunei po siya. O, di ba? Just imagine. Okay? So, tuloy po tayo. Mag-share screen lang po ulit ako. And... okay, so, ayan, next, yun. So, let's proceed po sa opportunity. Okay, so, hindi po akalain ng karamihan, di ba, na magkakaroon ng pandemic. But, sabi ko nga kanina, grabe lang talaga. God is so good. Ganito po karami, no? Bulto-bulto yung mga pa-orders ng mga distributors. Di ba? So, andyan po yung ating head office. Kung mapapansin ninyo sa gitna, sa baba. Di ba? Punong-puno yung kotse. Di ba? Overflowing. Okay? So, ito pa po, no? Kung mapapansin nyo, mga naka-mask pa, naka-face shield. Di ba? Kasi kasagsagan yan ng pandemic. And ganyan po kadami. Iba-ibang backgrounds. Mayroong negosyante, may nurse, may estudyante. Di ba? Who would have thought, di ba, na magiging booming yung ating... negosyo. And hindi lang yan dito sa Pilipinas, even po yung mga locals ng iba't ibang bansa, di ba? Very proud din sila na hindi lang sila user and they are also doing the business. Okay? So meron sa Australia, Uganda, Sri Lanka, UAE, Canada, Sweden, marami pa pong iba. Okay? Hindi na lang kasya dito kung ilalagay natin lahat. Okay? And doing this opportunity, ayan po, meron tayong mga business partners dito na nakabili ng 8 million worth of high-end condo, di ba? And 18 million worth of land. Just imagine. Di ba? Marami na rin naging condo achievers. Okay? And ang dami na rin nagkaroon ng house and lot by doing this opportunity. Okay po? Next, ito naman, no, yung mga proud na bagong bayani natin, mga OFWs, pero doing this opportunity, this business ng part-time. Yes po, you heard it right. Okay, pwedeng gawin siya ng part-time. Diba, kagaya po ni Miss Julie Abe na nasa Japan, kumita 289,000. Si Miss Takashima sa Japan din, 430,000. And ito pa, no, iba't iba. Diba? Meron sa Canada, meron sa Brunei. Okay? Meron din na mga galing, yung mga OFW before. Pero ngayon, nag-full-time na. Diba? So, kagaya ni Miss Joya Ingal na house and lot achiever. Alam nyo po ba na sabi niya, 14 years siya sa Dubai.
pero hindi siya nakapagpagawa ng bahay. Pero dahil sa opportunity na to, grabe lang. Yung nakita niyo pong bahay kanina na may barley sa harapan, diba? Sa kanya po yun. And eto, si Derek Ferrer, part-time po niya ginagawa, no? Nasa Australia naman siya, estudyante siya doon. Diba? In 3 months, kumita 393,035. Saan ka nakakita ng ganun? O just imagine, any mga former OFW from Taiwan, o diba? Kagaya ni Sir Michael Vicente and ni Ma'am Leigh Periabras, o diba? Tapos si Miss Harlene Hernandez, ngayon mga car achievers na, and si Miss Angela Agravante, diba? So nakaka-proud. Okay? So paano ba yan, Orly? O eto na po, simulan na natin. Huwag kang mainip, okay? So 5 simple steps to earn. No, unang-una, avail ka lang ng package, 'di ba? And yung mga packages mamaya i-discuss ko kung ano yung mga 'yon. And of course, once na naka-avail ka na, just use our amazing and awesome products. Bakit? Siyempre, kung kami po naging healthy, gusto din namin maging healthy ka and yung family mo. Okay? Next, share the I Am business. Matagal na po natin ginagawa ang pag-share sa social media, 'di ba? Pero hindi tayo aware. Kasi hindi tayo kumikita. But this time, no, kapag shinare mo, kagaya nung ginawa ni Miss Mai Camacho, di ba? Shinare lang niya. Oh, nagkaroon siya ng income. Okay? And learn the business. Don't worry po kasi dito, meron tayong free trainings, no, na provided ng mga, ng company and ang mga magtuturo. Grabe lang. Di ba? Malulupit. Okay? And earn in 13 ways. Ganyan lang po kasimple. No? Kaya sabi dyan, 5 simple steps. Okay? So, ito na po yung ating mga wholesale packages. Meron tayong Jade Package, 198,800. Platinum, 112,000. Gold, 44,800. And Silver, 16,800. Any of the package na gusto mo or kaya mong simulan, go ahead po. Diba? Pero dito, sabi dito, your income may vary depending on your package. Okay? So, ano man yung mga benefits na makukuha mo once na nag-avail ka na ng package? Number one, 100% worth of products. Para ka lang bumili. Para ka lang nag-grocery. Di ba? Pero may instant negosyo ka. Ganun po kaganda. Okay? Then, lifetime discount up to 50%. Number three, online business tracking account. Dito mo makikita, mamomonitor kung ano na yung growth ng negosyo mo. Then, world-class trainings. Di ba? Magkakaroon ka dito ng, ang tawag nito? Ng, nalimutan ko yung term. degree, oh, di ba? Buti ko na makalimutan. Bachelor of Science in How to Become a Millionaire. Yun po yung maganda, di ba? Sabi ko nga kanina, malulupit yung mga magtuturo. Kasi mga milyonaryo na. Yung mga multi-millionaire, millionaire actually, di ba? Marketing folder, brochures, flyers, forms, kasama na din. And lifestyle incentives, ito po yung maganda rito, no? Habang ginagawa mo yung negosyo, pwede ka magkaroon ng free travel. Kasi mag-o-open na naman, oh, di ba? Who knows? Makakapag-travel na ulit, di ba? So, cars, house and lot, di ba? And earn in 13 ways. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Grabe, 13 ways to earn. Okay? Ganun po kaganda yung ating sistema. Number one, retailing. Okay? Enjoy up to 50% discount sa mga products natin. Huwag kang mag-alala kung hindi ka magaling sa pagbebenta-benta. Parehas lang po tayo. Di ba? Nung nagsisimula ako, wala din akong kaalam-alam. Okay? So, let's say, no? Nag-start ka dito and na-share mo, no? May umorder sa'yo ng pure barley powder. That's 1,000 SRP. Dahil member ka na, mabibili mo na lang ng 500, no? Yung isang box. So, pag nabenta mo yon, meron kang 500 per box. Okay? Eh, di ba? Let's say, nag-post ka lang sa Facebook, may nag-order. Oh, hindi ka pagod. Hindi ka uubos ng 8 to 10 hours para magpagtrabahuhan yung 500. Diba? Ganun kaganda. And ito, no, acai berry with collagen, that's 1,400 ang SRP. Dahil member ka na, 700 na lang. And 700 per box pag nabenta mo siya. Eh what if nakakabenta ka ng 10 boxes each? Sabihin na lang natin sa isang linggo. O diba? Di meron kang 12,000. Tama ba yun? O diba? Maliwanag. Okay? Hindi ka pagod. Again. Diba? So, sabi ko nga, huwag kang mag-alala kung hindi ka magaling sa pagbebenta-benta. Meron po tayong program na kung saan, diba, mas mabilis ka. Ito po, no? Ito mga tao na to, ito po yung mga tao na to, sila yung mga nagtiwala, talagang sineryoso, and ginawa ng todo yung negosyo. Panoorin po natin ito.
I'm a nurse by profession. Dati ako siyang negosyante bago ko nakita si IAM Worldwide. Former social worker. Physical therapist by profession. I'm an undergrad student. I'm a dentist by profession. 15 years po ako employee sa 15 na company. Sa high school graduate. Nurse by profession and nag-work din ako sa call center before. Bata pa lang ako, lumaki na ako sa hirap, napakahirap maging mahirap. Kaya nung nakita ko itong business opportunity na to, ginarap ko talaga siya agad kasi nakita ko na dito magbabago yung buhay ko and yung buhay ng buong family ko. Yung pinapangarap kong sports car na never kong na-imagine na makukuha ko sa pag-e-empleyado lang, dito sa IAM Worldwide, posible pala. Kailangan lang marunong tayong mag-recognize ng mga opportunities na binibigay sa atin ni Lord. Dati, mahilig lang po ako tumingin ng mga kotse, nagpapapicture sa mga sports car. And ngayon, bukod sa kumita po ako ng milyon, owner na rin po ako ng Ford Mustang. Biruin mo, may ganito pala talagang opportunity. Kaya kung ikaw, kahit ano ang background mo, kaya mo rin itong gawin. Kaya yung mga taong nauna sa ganitong business at naging successful, kung anong ginawa nila, sinundan ko lang din. Ngayon, yung taong nakikisakay dati sa sports car, yung taong nakikipicture lang, ngayon may sarili na kaming Ford Mustang na sports car. Kaya kung kami, nagawa namin yung ganitong resulta, kumita rin ng million, ikaw din, kaya mo siyang gawin. For 5 years, actually, nandun na ako sa dream job ko. Ang pinaka-problem ko lang is, hindi ko na-feel na I'm working for my dreams dun sa 5 years na yun. Kaya nag-pray kami na sana may dumating na opportunity na magbabago ng buhay namin. And luckily, dumating si IAM Worldwide. Kasi dito, nabigyan tayo ng opportunity na trabahuin mismo yung mga pangarap natin. At first, I was really skeptic, pero nung nakita ko yung mga taong nagkarasuta, as you have seen today, no, yung mga taong nagkaroon ng nagbagong buhay nila, doon ako na-inspire. Sabi ko sa sarili ko, kung kaya nila, kaya ko din. Right now, I'm on my 5th million sa IAM Worldwide. Right now, I'm driving the car behind me, Ford Mustang. And dati lang akong commuter kagaya mo. Naalala ko before, yung first MVP shoot, wala pa akong sports car. Then, hindi pa rin ako kumikita ng million noon. Tapos, hindi pa ganun kalaki yung Team Igas. Pero right now, nandito na yung Ford Mustang ko. And nakakatuwa kasi kumita na rin tayo ng more than 10 million pesos sa IAM Worldwide. And nakabili na rin tayo ng condo. Kaya kung ako sa'yo, diba, hatawin mo na para next time, kasama ka na. Dito ko po na-realize na pwede pa palang kumita ng malaki at maganda. Yung tipong aasenso ka talaga na nandito po tayo sa sarili nating bansa. Yung first car ko po from IAM Worldwide ay nabigay na po natin sa aking parents, diba? Which is, I'm very happy and grateful dahil aside dun sa nakakapagbigay po ko sa anak ko, hindi ko po kailangan na isacrifice ang future ng present family ko kung magbe-bless tayo ng parents po natin. Aside from paying our bills, nakakapag-travel na rin kami sa ibang bansa ng family ko. And I'm very, very excited kasi after this pandemic, every year na kami magta-travel sa iba't ibang bansa kasama ang buong family ko. Yung mga bagay na hindi ko nagagawa growing up, yun yung gusto naming gawin kasama mga pamilya namin. It's actually ironic na nandito ako ngayon kahit na dati sobrang negative ko sa ganitong negosyo. Buti na lang, meron talagang nangulit sa akin para subukan tong gantong business and hindi naman kami nagkamali. Sobrang laki na naitulong nito sa pamilya namin, sa mga kaibigan namin na naimbitahan namin para makita yung gantong negosyo. Hello everyone! Amazing morning! My name is Precious Grace Capili and eto na guys! Eto na yung result natin after just a few years of doing IAM Worldwide. Before, konti lang yung mga kumikita at hindi lang basta mga sasakyan at sports car. Pati mga condominium, pati mga property, nagkakaroon na tayo dito sa IAM Worldwide. Dati lang akong graphic artist. Nagtiwala ako sa IAM Worldwide and sobrang ibang klase yung nangyari sa buhay ko at hindi lang sa akin. Nangyari rin sa mga business partners ko dito. Imagine kung anong pwedeng mangyari sa'yo kapag ginawa mo rin tong negosyo na to. We're very thankful dito sa kumpanya na to na IAM Worldwide. So again, my name is Precious Grace Capili and I am Worldwide. I am Worldwide. And I am Worldwide. And I am Worldwide. And I am Worldwide. And I am Worldwide. If you won't give it to me, I'ma take it. Take it. If you won't give it to me, I'ma take it.
po, no? Yan po yung mga tao, no? Na talagang sineryoso and ginawa ng todo yung prosperity program. Okay? So kung paano yon, eto po, no? Balikan lang natin, no? Sila yung dentist and professional car racer. No, kumita na ng 2 million and driving Camaro. No, tapos ito naman yung call center and nurse, 'di ba? And dalawang sasakyan na po yung meron sila, kumita na rin ng 3 million. Former OFW, kumita na ng 4 million driving yung Ford Mustang na yung latest niya. And si Miss Jerry Jeanette Sapanta, kumita na rin 6 million. Alam niyo po, ito kwento ko lang, no. Kasi traditional na negosyante na yung family nila. Ibig sabihin, mayaman na talaga sila. Okay? So, pero tinanong namin, bakit ginagawa mo pa rin yung I Am Worldwide? Ang sabi niya, doon sa negosyo nila, hindi nila kayang bigyan ng sobra-sobrang pasweldo yung mga empleyado nila. Which is true kasi siyempre malulugi yung negosyo. Di ba? Pero dito sabi niya, lahat ng mga magtitiwala sa amin, no, yung magjo-join sa team ko, sabi niya, o pwedeng kung ano yung na-acquire ko or yung narating ko dito, kung pwede rin mangyari sa kanila. Yun talaga yung eksaktong sinabi niya, di ba? Equal opportunity po kasi. And ngayon, di ba? Driving Corvette na convertible. Okay? So, grabe lang po, no? Ito yung kaninang, high school graduate, di ba? Driving Ford Mustang and more than 5 million na rin yung kinita. Ito po, no? Mamaya, ipapakilala ko sa inyo, kaya stay tuned. Diba? Mamaya mag-share po yung Albert Martinez ng I Am Worldwide. Okay? Abangan mo ninyo yan mamaya. And ma'am entrepreneur, single ma'am. Pero ngayon, by the way, nurse po siya by profession. Pero ito na yung kinarir niya. And hindi naman siya nagkamali, no? ODR8 na yung dinadrive niya. Tapos yung isang sasakyan nga na na-hit niya dito, na nagkaroon siya dito is na ipamigay niya na sa parents niya. Okay? And ito po yung nurse din by profession, condo achiever, house and lot achiever, and then Ford Mustang achiever. Grabe lang. Diba? Well, I mean, I think sobrang ano na to. Hindi lang 12 million yung kinita niya. More than that pa. Diba? Okay? And ito po yung nakabili ng condo, ng land na 18 million worth. Diba? Grabe lang. Tapos driving Lamborghini Huracan Spider. Okay? So, ito na po, no? Kung paano yon, ito lang po yung kailangan natin. Kailangan lang natin dito ng 2 to 4. Ano ba yan, Orly? Hindi po yan, ano ha, yung kitaan. Sobrang konti po yan. Check mo po yung Facebook friends mo, kung ilan yung Facebook friends mo doon. Nako, di ba? Sobrang konti po nito. Okay? But anyway, ayan po, no? Ito yung wholesale package commission. Let's say nag-jade package ka and then mayroong kang nasira na kaibigan, kapamilya, kamag-anak, o di ba? Then nag-avail din ng jade package. Ang commission mo 20,000. Kapag platinum 9,000, kapag gold 3,500 and kapag silver 1,500. Again, your income may vary depending on your package. Okay? Then sales match commission, dito po kailangan mo lang mag-create ng team, no? Left and right, no? Na team. Okay, so let's say yung kapatid mo, di ba, nag-avail din. Let's say nag-gold package ka muna. Then yung kapatid mo, nag-avail din ng gold package. Ilalagay mo siya sa left mo. Meron kang commission na 3,500 dahil gold package. And yung pinsan mo, nag-avail din gold package din. No? Somehow gusto niya ang extra income or gusto niya maging healthy din yung family niya. Di ba? Again, meron kang 3,500. So bawat package po may equivalent points. No? Sa gold, 1,500. Kaya, yun yung magiging sales match commission mo. No? Once na mayroon ka na sa left and right, automatic na. No? Magkakaroon ka ng sales match commission. Okay? So, sa dalawa pa lang, meron ka ng 10,000 pesos na income. Then, turuan natin yung kapatid mo, no? Na makadalawa din. Diba? Tulungan natin siya na makapag natin. Let's say, may nag-avail din sa kanya, ganun din. Diba? Yung pinsan mo, ganun din. Ang agreement po dito, every time, no, na may pumapasok sa left and sa right, under ng team mo, under ng organization mo, meron kang sales match commission, kahit hindi mo na referral. I hope maliwanag po yun, no? And ayan, no, dahil dalawang, meron sa left and sa right, meron ka again, sales match commission na 6,000 na dalawa. Kasi dalawa. Okay? What if naman, magkaiba ng package early, okay lang po, no? Much better yon. Let's say, gold sa left, and then platinum sa kabila kasi gusto niya mas malaki yung kitain niya. Di ba? So,
nag-avail siya ng platinum package. Okay? Pero ang kukunin po dyan is yung mas mababang points, no, ng package. So, imamatch yun, yun yung magiging sales match commission mo. Okay? So, again, pasok po yan sa account mo. So, ito yung maximum potential income ng bawat package sa Jade, 150,000 per week, 100,000 sa Platinum, 50,000 sa Gold, and Silver, 25,000 per week. Ang possible or potential po, no, na pwede nating kitain dito once na ma-maximize mo yung sistema is up to 3 million pesos per week. Yes po. Okay? So, and then ito pa, Infinity Commission. Ito naman, mag-i-start yung Infinity Commission from your third onwards. So, ang commission po dito is 3,000 sa Jade, sa Platinum, 2,000, Gold, 1,000, Silver, 500. The higher the package na i-avail mo, the higher the benefits. Okay? So, sample computation, ganito po. Let's say, Gold ka, and then, yun nga, kanina, di ba? Yung kapatid mo at saka yung pinsan mo, nabalitaan ng best friend mo. Di ba? Na nag-IAM worldwide ka na. Sabi niya, friend, ang ganda pala ng negosyo mo. Hindi mo man lang sinishare sa akin. O, di ba? Nagalitan ka patuloy. No, kidding aside, let's say nag-avail din yung best friend mo. Di ba? So, hindi po natin pwedeng idugtong yan dyan. Kasi bawal. Okay? Kasi one account policy lang tayo. So, mangyayari, itutulong natin yon under sa kapatid mo. No? And then, kapag nakapag-invite na siya or nakapag-share na siya and merong nag-avail sa kanya ng package, no, na gold package, let's say, di ba? Hanggang dalawa, meron kang infinity commission doon. Okay? Yung pangatlo sa kanya na. Okay? So, 1,000, 1,000 dahil gold package. Okay? Lahat ng papasok, no, ng under niya, meron kang referral every two. No? Ayan. Ganun po kaganda yung ating sistema. So, 1,000, 1,000, 1,000. Eh, what if may pang-apat ka pa? O, di ba? Na referral. Then, siya nakapag-refer din. Kasi nga, from third onwards. No? So, walang limit yon kung ilan yung ma-refer mo. Okay? Na direct referral, I mean. So, kapag nakapag-refer din siya, meron ka din 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Kahit isa pa lang, meron ka ng 1,000. No? Hanggang dalawa. Okay? So, pasok po yan lahat sa account mo. Rarating ka ng 1,000 pesos. Ayaw mo pa ba? Okay? Kidding aside, ayan po, no? But wait, there's more. Ano nga yung agreement kanina? Sabi, pag merong pumasok sa left, meron sa right, ano yung meron? Meron ka pang sales match commission. O, di ba? O, dahil 1,500, 1,500, that's 3,000. So, bilangin natin yan. O, di ba? Again po, rarating ka na naman ng 3,000 pesos. O, galit ka pa ba sa taong nag-invite sa'yo? Di ba? So, ganyan po kaganda, no, yung ating sistema. And eto pa, check match commission. You are entitled to an additional income from all sales match commission of your direct referrals. Okay? So, sa atin pong mga Filipino, likas na yung pagiging matulungin. Tama? So, what if may matulungan ka dito na kumita? Di ba? Na-invite mo, and then, sineryoso niyang gawin yung negosyo. And eto na, let's say, silver package, 5%. Di ba? Gold, 8%. Platinum and Jade package, 10%. No? Kapag meron kang natulungan ng tao dito, eto, let's say, ikaw yan, and then, yun nga, yung kapatid mo, let's say, nag-silver package lang muna siya, and kumikita na siya, 100,000. Di ba? 100,000 na yung kinita niya. Meron kang 5% doon. Magkano? 5,000. Okay? And what if naman, yung pinsan mo, di ba, nag-gold. So, let's say, kumikita na ng 500,000. O di meron kang 8% doon. Pagkano yun? 40,000 pesos. Ito naman, di ba? Yung best friend mo, eh nag-platinum. Kumikita na 6 million, let's say, 10%. Okay? We think long term po, ha? Hindi po ito yung negosyo na sasali ka ngayon, bukas wala na. Hindi po ganun. Okay? Pang long term po ito. No? So let's say, kumikita na siya, 6 million, magkano? 600,000. Eh what if may pang-apat ka pa? Di ba? Kumikita naman, 7 million, meron kang 10%, magkano yun? 700,000. Diba? Ang maganda po nito, hindi yan ibabawas sa kita nila. Tatapatan yan ng company, ibabayad sa'yo. O diba? Ganun po ka-generous yung company natin. Okay? And eto pa, grabe, eto yung malupit. Eto lang kasi wala po nito sa ibang company. Only in IAM Worldwide. No? Just for you bonus. Exclusive naman po ito sa Gold, Platinum, and Jade package holders. Okay? So let's say, nag-gold package ka and then naka-refer ka nung apat na gold. Meron kang 3535 So, tapos sales match commission, that's total of
20,000. Di ba? Eh dahil nagawa mo. No, sabi ng company, makaapat ka lang. Di ba? Nagawa mo yung just for you. O, meron kang bonus na 40,000 pesos. Ang total po na income mo dyan, meron kang 60,000 commission. Grabe. Di ba? Hindi ka pagod niyan. Pwedeng nasa bahay ka lang yan, kagaya namin. O, di ba? Ganun po kaganda yung sistema natin. Eh, what if, di ba? Nag-start ka sa J package na yung pinakamagandang package natin. No? Kasi po, kami, nag-J package na din. Kaya, ang sarap lang gawin ng negosyo. Ang sarap i-share. Okay, let's say naka-J package ka na i-share mo sa apat. Di ba? 20,000, 20,000, bakit? Bawat package commission mo. Di ba? So, meron kang 80,000. Dahil may sales match pa na dalawa, meron ka pang 20,000. Total, 100,000. Dahil nagawa mo yung just for you. Di ba? Bibigyan ka pa ng company ng 200,000 pesos. Ang total po niyan is 300,000 na commission mo. Di ba? Again, galit ka pa ba sa nag-invite sa'yo? Di ba? Ito po, no, tingnan mong mabuti. Same effort lang naman. Di ba? So, kung makaapat ka na gold, makaapat ka na jade, same effort lang yon. So, kung kaya mo din lang naman mag-jade, go for jade. Okay? Mas malaki po yung magiging income. So, ito po yung maganda, no time frame. Ibig sabihin, pwede mong magawa in 1 year, 1 month, 1 week, or 1 day. Kayang-kaya, no? And unlimited. Ibig sabihin, every 4. No? Kaya po dito, ang daming nakakagawa, ang daming kumikita ng malaki. Ito yung kina-career. Diba? Just for you bonus. Okay? So, kagaya po ng mga tao na to, di ba? Mga achievers ng Jade. So, 3 times, 2 times, di ba? Ibang backgrounds, even estudyante, nagagawa. Okay? Kayang-kaya po. And ito naman sa Give Me 5 commission, just sell 5 naman dito. Hindi 4, kundi 5. Okay? So, let's say, nag-silver package ka, and then naka-refer ka ng 5 silver packages. Ayan. So, meron kang 7,500 na wholesale package commission and sales match commission na 2. No? Dahil wala pang ka-partner yung isa, so, 2 pa lang. Okay? So, meron kang 9,500. And, dahil nagawa mo yung Give Me 5, meron kang bonus na 15,000 pesos. Total niyan, 24,500. Magkano po nilabas? 16,800. Nakuha mo yung produkto. Bumalik sa'yo. Diba? Bawi mo na. Yung inilabas mo, eh, makalima ka pa. Meron kang 24,500. Sulit na sulit. Okay? And, maganda po, no time frame din, and unlimited. Pwedeng ulit-ulitin. No, ito sa gold for you, oh, 18 times, 12, 14 times, 12, just imagine. Paulit-ulit, pwede po talaga siyang gawin. And sa Give Me 5 naman, 25 times, just imagine that. Ikaw na po mag-compute, masakit sa ulo. Okay? So kami, naka 11 times na, hindi lang updated. Okay? So meron pa tayong rebates, no? You need to be an active member and maintain at least 1,500 or 300 Unilevel points worth of products monthly. Tatlong boxes lang po yun ng barley. Di ba? So, ang tawag po doon, wise consumerism. Bakit? Nagiging healthy ka na, pwede ka pang kumita. Kagaya po ng partner natin dito, oh, sa rebates alone, di ba? Mahigit 1 million yung kanyang kinita, up to 10th level. Okay? So, marami po tayong trainings yan. Pwede mo pong alamin yan pagka once na part ka na. Okay? And ito pa, IM Project 001. Grabe lang, di ba? Just purchase 3,000 worth of products to qualify on our monthly raffle. Kung kanina po 1,500, dodoblihin mo lang yon sa monthly. Automatic pasok ka na sa IM Project 001. Okay? So, ayan po yung mga nanalo nung last year. Di ba? So, sa next event na naman natin, meron na naman tayong mga winners for sure. Baka 1 million na yung manalo ng... Ay, grabe, nakaka-excite talaga. Di ba? Just imagine, bumili lang ng 3,000 tapos mabubunot sa raffle 1 million. Ay, grabe. Nakaka-excite. Okay, worst case scenario, what if you were only able to refer 2 lang? Sabi nga kanina, di ba, 2 to 4. What if 2 lang of your friends? O, di ba? And we're talking about the silver package lang po dito. Di ba? Let's say, on your first month, naka-refer ka ng 2. Nilagay mo sa left and right mo. So, meron kang 4,000 na income. On the second month, turuan natin yung 2 mo na makadalawa din. Di ba? Turuan natin sila, tulungan natin. Ganda po dito kasi tulungan. Okay? So, meron kang 2,000 sila, may 4,000. Okay? And then next, ayan. So, on and so forth. Bilisan ko na lang po. Ilabas ko na lahat. So, pagdating ng December, di ba? Let's say, yung pumasok na tao by
referring to, no? Igdadalawa. So nagdo-duplicate lang siya. Okay? So pagdating ng December, ayan po. Meron kang 2,048,000. Pag tinotal natin ito ng buong taon, total income mo is 4,097,000. Grabe. 'Di ba? Eh what if hindi gumalaw? Let's say yung kabila lang, yung mga nakapag-refer, or gumalaw man yung kabilaan pero hindi nagdalawa lahat. 'Di ba? Merong isa lang, o ganun. So hatiin na lang natin 50%. Meron ka pa ding 2,048,000. Eh paano kung sinipagan mo pa? At lalo na kung nag-jade package ka pa. O 'di ba? So ito po is just a worst case scenario. Okay? And this opportunity is for everyone, no? Sabi ko nga kanina, kahit estudyante nagagawa. And ayan, no? Kagaya po ni Glenn Legaspi, former OF, Jollibee crew. Di ba? Former Jollibee crew. Pero ngayon, driving his own car. Di ba? Isa siya sa nabunot sa raffle. Grabe. Merong fresh graduate, senior high graduate. Ngayon, driving, ng Camaro at saka Mustang. O, di ba? Tapos, merong full-time mom na. Di ba? Pangarap lang niya dati. By the way, siya po yung nakapag-share sa akin nito. Di ba? Si Miss Macy de Guzman. And ito naman si Miss Harlin, former OFW from Taiwan. And tapos merong former IT and HRM grad, di ba? Grabe. Ngayon may mga sarili ng sasakyan. Former supervisor, former hotel employee, iba't iba po. No? And of course, yours truly. Di ba? Kasama ko po yung wife ko, ito na yung ginagawa namin. And even a public school teacher, di ba? Former service manager na 13 years, di ba? Nakabili na ng sariling sasakyan at bahay at lupa. Okay? And marami pa pong iba. No, hindi ko naman isa-isa. Sobrang dami. Okay? And merong slot dyan, no? Waiting. No? And next time po, ikaw na. Kaya, ngayon pa lang, mag-decide ka na. So, iwan ko na lang po ito sa inyo, Jeremiah 29:11, life verse ng company. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Okay, ganun po kaganda yung ating opportunity. Huwag ka muna pong umalis. Meron po akong inimbitahan. Sabi ko nga kanina, no, yung ating Albert Martinez ng I Am Worldwide. Okay? So, sobrang exciting din po, no, nung kwento niya, nung mga nangyayari sa buhay niya. Talagang totally na bago po, no, yung kanilang life. Ngayon, na-enjoy na nila yung time nila. Yung family niya together. Okay? And besides doon, kumikita ng malaki. Grabe lang. Okay? Hindi ko na po i-spoil yung kwento niya. Siya na po yung hayaan ko na magkwento. Tawagin ko na po yung taong tumutulong sa amin, no? Kaya naman namin na-hit yung million namin. Isa po siya sa tumutulong sa amin. Ganun po, ang dami niya nang natulungan. Kaya ang dami na naging milyonaryo under ng team niya. Okay? And driving ng Porsche ngayon. Oh, grabe. Ni-reveal ko na din. But anyway, tawagin ko na po yung aming mentor, no? Si Mentor Jonathan Capili. Hello, mens. Nandiyan na ba siya? Hello, Mentor Jonathan. Parang na-disconnect. Wait lang po natin, ha? Andiyan na po siya. Actually, naka-open na yung kanyang... Saan? Hindi ko makita. Wait lang. Ayun. Naka-mute ka, mens. Ay, sorry. Ayun, oh. Okay na, mens. Sorry. Ayun, okay na. Unmute na. Anyway, amazing morning. Maraming salamat, Mentor Orly, sa iyong introduction and sa napakalino na presentation. Sigurado yung mga guests natin right now, they are ready to start the business. Pero bakit nga ba ako pinapakilala ni Mentor Orly? So una-una sa lahat, kaya po ako pinapakilala ni Mentor Orly dahil para may share ko sa inyo yung naging journey namin ng wife ko. Basically, ano ba yung nangyari sa amin after namin gawin itong business na ngayon worldwide. No? So gagamit po ako ng PowerPoint para mapakita ko din sa inyo yan. Salit lang ha.
Ayan, okay. So, kagaya nyo lang din po, pareho po tayo na naimbitahan lang din dito sa negosyo na to. Ang pinagkaiba lang po, nung time na na-invite po kami, wala pa akong pandemic nun. So, ano kami, kumbaga face-to-face type present sa amin yung business. So, like right now, napaka-comfortable. Swerte po natin kasi nagagawa natin yung business over the internet lang. Gamit lang po natin itong gadget natin, tapos yung Zoom. So, very, ano, comfortable siya. Hindi na kailangan bumiyahe, di ba? So, noong time naman na na-invite po kami, no? So wala kaming plano na gawin yung gantong negosyo ng wife ko. Hindi talaga to yung something na kumbaga in-expect namin na maging hanap buhay namin, no? So, ito po kami noong time na yan na nagpa-picture kami sa office, no? Ito po yung aking wife, isa po siyang social worker. So, nakalayo po ng background, no? Social worker, pagkatapos ito po yung negosyo natin right now, di ba? So, ako naman po isa akong machinist. Ito po yung litrato ko noong time na nag-work ako, no? Yung machinist po, para doon sa mga hindi nakakaalam, kasama po dyan sa trabaho namin yung ano, yung welding. Basically, yung mga kaharap po namin dyan, bakal. Ganun po yung trabaho ko. Kaya kung mapapansin po natin, napakalayo din po ulit, di ba, dito sa negosyo po natin, dito sa IOM Worldwide. Pero during the time naman na na-invite po kami ng aking wife, eh, ano po, negosyante na ako. Basically, itong pinakita ko sa inyong litrato, eh, nakahalos isang dekada na rin po no na ang nagdaan before pa ako kumbaga na naging na-experience ko to. So hindi po ako masyadong nagtagal dito sa employment, no. So kusa akong na-compute kasi o merong ba dito katulad ko yung mahilig mag-compute. So ako kasi ganun ginawa ko, nagko-compute ako, ini-estimate ko magkano kaya yung kikitain ko after 10 years kung halimbawa ang empleyado na ako. Empleyado lang ako, no. So hindi po ako naging happy dun sa kita. Okay naman po yung trabaho, no, kahit pa paano, syempre, di ba? Pero at the end of the day, dun sa computation, hindi ko nagustuhan. Tapos, tinanong ko din yung managers namin, yung mga matagal na sa kumpanya, ano na ba yung nangyari sa life nila after nilang gawin yung negosyo, or rather yung trabaho namin, di ba? Eh, hindi rin ako nakontento dun sa possible na maging future ko din kung yun yung gagawin kong trabaho, di ba? So, nag-quit po ako dun sa work ko na yon, and then I decided to go in business, no. Traditional na negosyo po yon. So ano yon, isang dekada po yon halos na during the time na na-invite ako na traditional na negosyante na ako. Marami po akong businesses sa labas, no. Na kumbaga na put up ko. And during that time, so hindi ko tinitingnan itong negosyo na to. Nataon lang po yung nag-invite sa akin, yung wife ko back then, girlfriend ko pa lang siya, kinukulit-kulit niya ako. So no choice ako, kundi sige, tignan ko yung negosyo na yan, di ba? Nung na-present sa akin, naganda naman ako, pero iniisip ko, may negosyo na kasi ko eh. Baka hindi ko na kailangan yan. Alam niyo po yung ganong thinking. So sabi ko, hindi na okay naman ako dito, di ba? Pero hindi pala pwedeng hindi ako mag-join, naaway ako. So napilitan ako, sabi ko, sige, pagbigyan ko, tasalin na ako. So akala ko, okay na napagbigyan ko. Di ba, yung pala, kailangan din samasamahan ko pa siya sa training, ganyan, di ba? So dun po medyo nabago yung perspective ko. Kasi nung umattend na ako, sabi ko, bakit kaya maraming tao na ginagawa din itong business? Sabi ko, bakit kaya mayroong mga negosyante na kagaya ko na actually yung iba talagang anyway, well off na sa buhay, bakit nila ginagawa? Kasi meron po kasi kong impression at saka, kumbaga, na-invite po kasi ko before sa gantong company, no? Nung college student na ako. So kaya lang, ang mali ko pong ginawa, eh kung kanino ko nagtanong after mapresent sa akin yung, ano, yung business. So kaya lang, eh, siyempre, di ba yung mga natanongan ko, hindi ko naman sila kasama nung napresent yung negosyo. Tinatanong ko sila kung maganda. So nangyayari, yung mga natatanungan ko, nanghuhula lang sila, gumagawa-gawa ng storya, di ba? Kasi iniisip nila kung ano yung nakita ko, di ba? Pero in reality, hindi naman nila nakita. At saka most of the time, hindi din naman nila alam, di ba? And because of that, nagkaroon ako ng impression na hindi maganda yung gantong negosyo, di ba? So medyo negative ako ng time na yun, skeptic ako, hindi ako masyado naniniwala, di ba? Kaya lang, doon ako talaga nagulat. Sabi ko, ba't nila ginagawa? Eh, katulad nitong isang to, alaki na ng negosyo. Ito naman, politician. Ito naman, artista. Ba't nila ginagawa to? Sabi ko sa sarili ko, baka may something. Meron something na hindi ko napapansin because I'm not paying attention. So I decided na talagang tignan. Sabi ko, sige nga, tignan ko nga ulit. Ano nga ba ulit yung presentation? Ganyan, ni-recall ko ulit. And then I decided, sabi ko, sige, subukan ko. Pero alam niyo po ba, after ko subukan yung negosyo at may experience kong kumita, part-time lang, kasi may negosyo po ako eh, diba, sinisingit ko lang siya. Sabi ko sa sarili ko, eh kung sinisingit ko lang pala to, tapos kikita ako ng pera, sabi ko, why not, diba? Tapos yung product natin, diba, nalaman ko napaka ano, napakaganda.
Di ba sa akin personally, naging effective sa parents ko, naging effective sa family ko, di ba naging sobrang effective siya. So sabi ko, kung yung product na to natulungan kami, baka meron ding ibang tao sa labas na naghahanap ng ganitong produkto na pwede namin matulungan. Di ba? Kinukwento lang namin sa kanila, isa-share lang namin yung produkto, pero at the end of the day, natutulungan namin sila. Di ba? Tapos ang bonus doon, at least di ba, every time na merong bumibili ng product, 'di ba? Or sinusubukan yung produkto natin, eh bibili naman talaga sila, 'di ba? It's either sa Mercury Drug or even sa online, 'di ba? Or dun sa doktor na kausap nila, 'di ba? Or kung sa anumang herbal products na makita nila, o ibig sabihin bibili sila. Might as well, but hindi pa itong produkto na 'tong subukan nila, eh total nakita ko naman effective na. Kaya alam niyo po, no? At as time goes by, masasabi ko po sa inyo ngayon, hindi po kami nagkamali ng decision doon kasi yung product po natin, napakadami na po talagang tao na natulungan. Sobra po talaga. We've met people na hindi naman namin talaga sila personal nakakilala. Ang tagal na nilang naghahanap ng mga, alam mo yun, yung mga maraming na-try na product na pwedeng makatulong sa kanila, pero only yung products natin, yung talagang nagiging effective sa kanila. Diba? Kaya kami po, patuloy namin sinashare itong business talk because nakita po namin na nakakatulong siya sa tao, hindi lang dun sa financially, dun sa pinresent kanina ni Mentor Orly, kundi even dun sa product, sa health part ng ano, ng business natin, 'di ba? So during that time, I just started asking the right questions, no? Kung nung dati medyo negative ako kagad mag-isip, sabi ko, bakit kaya hindi ko i-apply yung way of thinking ko sa business ko? Ako po kasi nung nagbe-business na ako, nagbabasa ako ng mga books ng mga ano, mga self-made billionaires, ganyan, yung mga naging successful, binabasa ko. And one thing na napansin kong common sa kanila, they always look at the positive side. No, tinitignan nila yung positive side instead na pagdududahan lang nila. That is the reason, nagiging ahead sila in life kasi a lot of people, tinitignan kagad negative and then they won't act on anything. Wala na silang gagawin, di ba? On the other hand, yung people na nagiging ahead sa life kasi titignan nila, okay, sige, merong hard part yan, merong part na hindi ko alam, pero ano yung maging magandang part kung sakaling malaman ko kung ano, di ba? O, pag nakita nila yung magandang part, then they will start to do it and work on it, di ba? So, ganun lang din dito. At first, iniisip ko paano kung walang maniwala sa akin. Kaya lang, na-realize ko sa business ko, nung nag-risk ako sa business ko, laki ng nilabas kong kapital, hindi ko rin naman sigurado kung may bibili sa akin talaga noong product or mababawi ko yung kapital ko. In fact, mas risky pa sa traditional business. Di ba, baka may makarelate sa akin dyan, mga traditional na negosyante. Kasi di ba sa traditional business, yung ilalabas natin kapital doon, minsan pagawa pa lang natin, minsan repair pa lang natin, wala na talagang balik yun, di ba? Pag nalugi business, wala na tayong mabawi doon, di ba? Eh unlike dito, yung product pa lang itself, yun yung bumalik sa atin, panalo na. Di ba? Kaya nga sabi ko, dito sa simula pa lang, no, hindi na kailangan isipin kung mayroong magtitiwala or bibili sa akin yung produkto kasi at the end of the day, yung product itself, ginagamit or mapapakinabangan namin. Diba? O tapos, na-realize ko din kasi iniisip ko sa business ko, hindi naman ako ganun mag-isip. Hindi ko iniisip na paano kung walang bibili, paano kung, alam mo yun, hindi ko iniisip yun kasi alam ko na pagka pinitap ko yung business ko, tatrabaho ko para mayroong tumangkilik ng negosyo ko, diba? So sa mindset ko, ganun siya. At yun din kasi yung natutunan ko dun sa mga billionaires. Ang mindset nila, they have this imagination about something, o tas nakita nila, doable siya, and then they go start working, diba? So ganun lang din dito, diba? At first din, iniisip ko, eh, paano kung, ano, diba? Hindi naman ako kumita ng million, diba? And then na-realize ko, sabi ko, nung nag-work din naman ako, hindi ko naman iniisip na kikita ko ng million, di ba? Ang iniisip ko lang magkaroon ng trabaho. Basically, opportunity to earn money, di ba? Eh sabi ko, di ba, ganun lang din naman dito. So kung gagawin ko to, kung kumita ako ng million, di ang ganda. Kung kumita lang ako ng konti, eh since on the side ko siyang ginagawa, di okay din naman because at the end of the day, meron naman akong product na hawak, di ba? Okay lang, ito yung matindi. Yung mas matindi na mindset na natutunan ko. What if millions yung kitain ko? Di ba? Kasi di ba minsan isipin, ay baka di ako kumita. Eh paano kung kumita ako ng million? Di ba? Eh I know myself. Alam ko naman na gagawin ko. Ibig sabihin gagalaw ako. Hindi naman ako stagnant lang. Di ba? Masabi ko, sige, I'll go for it. Subukan ko. Because at the end of the day, natatandaan ko din sa nabasa ko, sabing ganun, the only thing that we regret sa life natin is yung mga things na hindi natin nakuha. Di ba? Hindi naman yung mga bagay na ginawa natin talaga, kundi yung mga bagay na hindi natin nakuha because it will always haunt us. Di ba? Paano kaya kung ginawa ko to? Ano kaya nangyari? Di ba? Ganon siya, di ba? So sabi ko, sige,
gawin ko yan. Diba? So sabi ko nga, di naman kami nagkamali. Katulad niyan, si Mother, isa siya sa sobra talaga din ng benefit ng product. Barley user si Mother, syempre, at her age of 75 years old, talagang kailangan niya ng other supplements sa katawan niya. Dahil alam naman natin lahat to, di ba, na yung katawan natin, hindi nakukuha lahat sa food na kinakain natin, yung nutrients na kailangan natin on a daily basis. Kailangan pa talaga natin ng mga herbal products para mag-boost talaga yung energy natin, di ba? Lalo na pag matanda, di ba? So, kaya yan, very effective sa kanya yung product, di ba? Tapos, ito, nung time na nag-start kami, wala kaming alam dito sa business na to, guys. Hindi ito something na pinaghandaan namin or nag-college kami ng ganito. Wala po, di ba? In fact, tahimik po akong tao. Hindi po ako yung tipo na tao na parang katulad ngayon na nagsasalita, umaharap sa tao. Hindi po ganyan ang personality ko. Nataon na lang ngayon, kaya nagmumukha akong parang madaldal ako kasi alam ko na itong negosyo, di ba? Ilang beses na akong nag-share ng nangyari sa life ko, di ba? Pero hindi po ako nagsimula na alam ko na agad lahat to. Diba? Natutunan ko na lang po dito yan. Yung po yung maganda sa business natin. Now, number one, marami pong taong tutulong sa atin kapag ginawa mo yung business na to. Kasi ganun ang nangyari sa akin. Wala po ako ngayon dito sa harapan ninyo para i-share yung nangyari sa amin ng wife ko, yung success story namin dito kung wala pong tumulong sa amin. Kasi hindi naman namin alam ito eh. Tapos sumunod din, marami din yung friends ko, diba? Kaya nga magtataka kayo, no? At first, akala ko nung bago ako, nako, kailangan paramihan ng kaibigan yan. Tapos hindi pala ganun. Kasi natutunan ko din, di ba, sa business ko, hindi ko naman ibibenta yung mga produkto ko o yung servisyo ko. Hindi ko rin naman ibibigay lang sa mga kakilala ko. Di ba, hahanap din ako ng mga tao na hindi ko kakilala para ibigay yung servisyo na ino-offer ng business ko o yung product na binibenta ng business ko, di ba? Hindi lang naman sa kakilala ko yung market, even sa ibang tao na hindi ko kakilala. Di ba? O sabi ko ngayon, pag tinignan natin, eh, di ba, sa business naman natin dito sa, ito sa pinasend sa atin ng Mentor Orly, hindi naman natin kailangan ibenta lang sa kamag-anak natin. Yan daming tao, di ba? So, it's impossible sa billions of people dito sa buong mundo, di ba, eh, walang ilang makilala o maniwala o gumamit ng product natin. In fact, worldwide na yung product natin, di ba? So, baka nakita natin kanina sa presentation, no? So, anyway, eto. Bakit nga ba nire-recommend namin, kagaya ng sinabi din ng Mentor Orly kanina, na bakit ba maganda mag-start ka na kagad? Bakit kagad? But maganda na lapitan mo yung nag-invite sa'yo, nagpakita sa'yo nitong link na to, nitong opportunity na to, bakit kailangan kausapin mo na siya para makapag-start ka na kagad? Okay, so unang-unang lahat, medyo na-mention din kanina ni Mentor Orly, di ba? Which is, this is a pandemic-proof business. No? Ibig sabihin ko, kung ito yung negosyo na hindi katulad ng sa iba na nung nagkaroon ng pandemic, nagsara na sila, nalugi na, nataranta na yung mga tao, yung may-ari, nawala ng hanap buhay yung iba, di ba? Dito ibang-iba po. Because this is a different kind of business na kung saan kahit pandemic pa, sa labas, tanggalan sila, tayo po dagdagan, tuloy ang takbo ng negosyo na pwede natin magawa through online, hindi na kailangan pa na kahit face-to-face, di ba? So, gawin ko po, pakita ko po sa inyo yung sample ng income po namin during pandemic. No? So at least magkaroon po kayo ng glimpse kung ano po ba yung pwedeng mangyari din sa inyo in the future, kung magkano rin ba yung pwede nyong kitain kapag ginawa nyo po itong business natin. So katulad po nito, ito 3 months total po namin ito. Ayan. Noong November, December, January, 2020 po ito at saka 2021 na. So more than a year na po ito. So ayan, pag tinignan po natin dyan, November 2020, 168,000, December 2020, 152,000, January 2021, 168,000. Almost half a million po yan in just 3 months. Sa business ko po, napakalaki po nang nilabas ko na bago ko po kitain yan. At bago maging consistent yan sa traditional na business ko po, it will take some time. In fact, sa traditional business ko po, ang reason kung bakit ngayon, I am worldwide na lang po yung traditional business ko or rather ang business ko. Diba? Wala na po akong mga traditional business unlike before. Ang dami ko po mga traditional business. Number one reason, dito po kasi isang beses lang ako bumili ng produkto or ng package. Pumili lang po kayo dun sa package na pinasend ni Mentor Orly kasi ako po ganun lang ginawa namin. Isang beses lang. Diba? Eh sa traditional business po, sa business ko, ang dami ko pong nilalabas na pera. In fact, after a certain period of time, maglalabas na naman ulit ako para mapatakbo ko lang ng smoothly yung business ko. Tapos, minsan, madalas actually, inaabot pa ako ng 3 years bago ko mabawi yung kapital ko. Imagine this po ha, ulitin ko yung word, bawi pa lang yun. Bawian pa lang. So, ibig sabihin, for the next 3 years, tinatrabaho ko yung negosyo ko na bumabawi lang ako.
bawian pa lang yun. Ganun po sa traditional na negosyo. Pero dito po kasi sa IAM Worldwide, matagal na po akong bawi. Dahil actually, nung nag-join pa lang ako at pinili po namin yung Jade Package, di ba? Ibawi na kami kasi yung product 100% balik sa atin. Panalo tayo. Sa labas, iba pa yung repair, iba pa yung upa, iba pa yung bayad sa mga permits, di ba? Bago ka pa magkaroon ng stocks. Di ba? Dito sa IAM Worldwide, stocks na yung nakuha natin. Yun po yung binibili na natin, yung stocks na ng product natin na pwede natin gamitin, pwede natin ibenta. So, yun yung starting point ng business natin. Tapos, at the end of the day, hindi na rin tayo mag-worry. Yun yung nagustuhan ko sa business ko po kasi ako pa yung nagre-research, ako pa yung nag-i-study kung ano bang product yung dapat ko na ano, na minamarket o na, ano ba dapat ang type ng service ang ibibigay ko na patok sa tao, ganun po siya. So kumbaga ako pa mag-isa, inaalam ko pala at yun, eh dito po, hindi ko na kailangan alamin. Kasi andyan na yung company, sila na gumawa lahat noon, na instant na iisipin ko pa, inisip na nila. Tapos yung mga products natin, marami na pong kumikita na iba. So ibig sabihin, sure na tayo na pag ito yung negosyo natin, kikita. Sa labas, magbabaka sakali pa tayo. Tapos minsan, ang liit pa ng balik. Tapos ilang taon bago mabawi. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung magre-risk lang din naman ako ng pera sa pag-expand ng traditional business ko, kasi ganun palagi ginagawa ko eh, nakakapagod. Tapos may mga time, di ko naman nababawi. Di ba? Eh di dito na lang ako. Di ba? Kaya ngayon po, how many years na kami po ni wife, huwag po kayong magugulat, no? Ilang taon na po, meron po kaming dalawang anak, pareho po kaming walang trabaho. Ito lang po yung negosyo namin. At buhay na buhay po kami, sobra-sobra pa. Ganun po kaganda yung kayang ibigay ng negosyo na to sa buhay po natin. At hindi po ako nag-iisa. Hindi kami ng wife ko nag-iisa na ang hanap buhay eto na tapos okay na okay. Marami po dito sa IAM Worldwide na ganun po. Ilang taon na okay, higit pa sa okay compared sa iba. Diba? So ngayon, ayun, pakita ko pa sa inyo yung iba. Ito, katulad naman ito. No? Ayan, May 400,000 halos, 'di ba? So May 2000 ano to, 2021, 'di ba? O last year 400,000. So imagine po natin na sa labas, hindi po madaling kitain niya na sa loob ng isang buwan 400,000. Ako, napakalaking capital po yung kailangan ko ilabas niya bago ko kitain niyan, 'di ba? Samantalang dito po sa atin, kumita na ako ng mga previous month pa po niyan, 'di ba? Tapos kumita pa uli niyan at ito po, hindi pa po tapos yan, kikita pa ulit yan. In fact, ngayon po, whether you join or not, kikita pa rin po kami. Kasi yung business po natin, pag sinimulan mo na siyang gawin, hindi po natin maaawat yan, tuloy-tuloy yan, lalaki ng lalaki yung business natin. Why, Jonathan? Kasi po ganito, yung product natin, effective, di ba? Yung tao po kapag ka-effective sa kanila, suddenly ihinto sila or tuloy nilang gagamitin. Di ba tuloy pa rin nilang gagamitin? Kasi effective sa kanila. Di ba? Kung yung product natin nakapagpagaling sa kanila, suddenly di ba ihinto nila or gagawin na nilang maintenance? Di ba ginagawa na nilang maintenance? Why? Kasi at the end of the day, alam naman natin, mas importante yung kalusugan natin. Kasi regardless to ano man yung ginagawa natin, pero kung sablay naman yung kalusugan natin, baliwala lahat yung effort natin na yun. Diba? So dito, yung mga tao, patuloy lang ginagamit yung product, tapos hindi rin natin sila maaawat. Marami po akong nakausap na nag-inquire lang sa akin about sa product, pero sila din po eventually, ini-introduce na nila yung product sa ibang tao. Bakit po? Eh kasi syempre, diba, basta parang nakakahiya naman na meron tayong produkto na ginagamit na nakatulong sa atin, tapos hindi man lang natin sasabihin sa mga friends natin, oh friend, ito very effective to, baka makatulong din sa mother mo. Ito friend, very effective to, baka makatulong sa lola mo, makatulong sa kapatid mo, makatulong sa anak mo. Di ba parang ang pangit kung hindi natin i-share, tapos tatago lang natin sa sarili natin, kahit alam naman natin sobrang nakatulong na sa maraming tao. Di ba? So ano nangyayari dun sa mga users? They keep sharing the product. Hindi po natin sila maaawat because they are also proud kasi nakita nila effective sa kanila. Di ba? Kaya lang ito yung maganda. By sharing the products, ang bonus po kasi dun, nagkakaroon ka ngayon ng parang part-time mo sa simula. Eventually, nasa iyo yung choice kung gusto mo talagang gawing hanap buhay na siya or talagang gawing big-time business mo kagaya namin. So, nasa iyo yung choice na yon, di ba? Pwede kang mag-start dito na kontian lang, di ba? Yung part-time lang, extra-extra income, pagdagdag mo sa ginagawa mo yon, di ba? Sabi nga natin, mas masarap yung nagdadagdag. Kesa umaasa na lang tayo na
na madagdagan yung sahod natin. Di ba? Mas mahirap yun. Eh, katulad nung nangyari sa pandemic, di ba? Di naman natin inaasahan lahat yun. Ano nangyari dun sa iba? Umaasa lang sa sahod nila. Boom! Nawala ng trabaho. Yung iba naman, kahit sabi natin may trabaho, pero nahati yung kinikita nila. Di ba? So nakakalungkot. Pero kung meron tayong extra, may pandagdag tayo, katulad nito, kahit dumating pa yung pandemic, tuloy pa rin yung income namin. Diba? Kasi nagagawa natin yung business over the internet. Kaya marami din pong natulungan yung company nung pandemic. Sa labas, nagkakagulo yung mga tao, diba? Pero yung mga taga-IM worldwide, na mga nagpa-part-time nung, during the time na nagkaroon ng pandemic, diba? Eh, nagkaroon pa ng hanap buhay kahit na natanggal na sila sa trabaho. Diba? So yun yung beauty na nagdadagdag kaysa walang ginagawa. Diba? Kaya dito, we recommend, dagdag mo lang kung ano man yung ginagawa mo ngayon. Diba? Hindi mo kailangan iwan yan. Diba? In fact, marami po tayong mga kasama dito. Mas malaki pa yung part-time income nila kaysa sa salary nila. Diba? O mas masarap po yung gano'n. Diba? Tapos yung income, sabi ko nga, habang tumatagal ito, lumalaki pa ng lumalaki ito. Kasi hindi nga po natin maaawat yung mga tao na gamitin yung produkto, i-share yung product, diba? Eventually, may mga magjo-join din sa atin na talagang agresibo din i-market yung product natin, no? Ngayon, pakita ko po sa inyo yung sample na income namin na dun sa actual sa print screen natin. Ibig sabihin, ito pong nakikita nyo right now, ito po yung nasa e-wallet section natin. Kasi po, pagka nag-join na kayo or bumili kayo ng package natin, magkakaroon kayo ng ID number. And then sa ID number niyo may kasama din na password, temporary password na pwede mong palitan pag naka-login ka na, no? So tapos makikita mo na 'yung nangyayari sa business mo. Sino 'yung nagjo-join, anong package 'yung binili, 'di ba? Magkano na 'yung kinikita mo, 'di ba? Kung halimbawa ginagawa mo na 'yung business, 'di ba? So ganoon po siya, 'di ba? So nandito na lahat. Katulad dito sa e-wallet section. Makikita po natin noong August 4 may pumasok na income po sa amin, 25,250. Ngayon, nag-total na kami during that day ng 45,000. Jonathan, bakit 45,000 ang total? Kasi po, hindi pa namin na-transfer yung 20,000 bago pumasok yung 25. Kaya naging 45 yung total. Okay, so ano po kasi yan? Pwedeng ikaw yung mag-transfer sa bank account mo, i-click mo lang kung kailan mo gusto. I-input mo dito kung saan mo gustong ipa-transfer sa company. Sila na ang magde-deposit dun sa account mo. Ganun po yung sistema natin. Hindi mo na kailangan lumabas. Very comfortable, di ba? Pili ka lang sa bank ng BDO, East-West, o kaya Metro Bank. Ganun po siya. Kaya lang, katulad nito, ayan, may pumasok ulit. From August 4, may August 10, may pumasok 38,600. On that same day, may pumasok ulit 21,625. So magkano na total namin? 105,000. Ngayon, tignan po natin. After 7 days, August 17, may pumasok 186,000. August 24, 228,000. So all in all, just after 20 days, half a million na po yung kinita namin. Just after 20 days, hindi pa tapos yung isang buwan. So imagine po natin, di ba, sa labas, hindi po ganun kadaling kitain po yan. In fact, sa iba po, ano na nila yan, isang taon or even more, di ba, na income. Pero dito po sa atin sa IM Worldwide, di ba, ayan po, posibleng-posible po yan. At hindi po ako yung pinakamalaking kumikita dito sa kumpanya. Mas marami pa po sa akin na mas malaki pa ang kinikita. Ganun po dito sa atin. Ayan, tapos August 31, may pumasok ulit. Na September 7, may pumasok ulit 34,000. Tapos makikita mo dito, nung September 7, bank mobile wallet transfer. So yan po yung sinasabi ko kanina. So nag-transfer ako ng 120,000 sa bank account po namin na in-input ko dito sa system. So pero maganda, may natira pa rin 452,000, di ba? O, tapos po niyan, may pumasok pa ulit. Nagbawas na po, pero hindi pa rin naawat. In just 3 days, may pumasok 19,400, 23,150, and then another 198,000, di ba? All in all po, ang total po niyan for just 8 weeks is almost 800,000. Diba? So ganun po siya, no? So ayan, next po lang. Okay, so almost 800,000 po siya. So tapos until today, tuloy pa rin po yung pagpasok ng income dito sa business. In fact, nag-start po kami ng wife ko dito na zero po ang tao or bumibili sa amin ng product. Wala pa. Kasi nag-start lang din kami kagaya ninyo, eh, 'di ba? Pero habang tumatagal, palaki po siya ng palaki. Na today po, hindi lang dito sa Philippines, yung mga distributors or product users po natin, meron din po kami sa ibang bansa. Alam naman po natin sa Pinocentimento Orly, di ba, may ma-office na rin tayo sa Dubai, sa Kuwait, sa Italy, soon yung Canada natin, di ba? Tapos at saka yung mga ibang branches pa
na plan talagang i-expand ang company. Kaya kinuha nilang ambassador si Joe Yuan ba 'yun? Yung tawag dito Squid Game, yung na-award din sa Squid Game, 'di ba? Baka napakita kanina ni Mentor Orly. O kaya kinuha pang international kasi yung product natin, itong business na ino-offer sa'yo, hindi ito negosyo na pang barangay lang. Hindi ito pang negosyo na sa pang Manila lang. Hindi po. Ito yung negosyo na pag sinimulan mo, pang worldwide yung market mo. Kaya wag din po tayo magtataka sa ganyang income kasi hindi po limitado lang sa isang barangay yung negosyo mo. Kundi po, pang buong mundo. Diba? In fact, hindi lang Pilipino, even mga foreigners po, gumagamit ang mga products natin. Ayan, tapos ganito po, diba may mga hindi maiwasan, mako-question nila, sasabihin, Jonathan, yung kinita mo naman parang too good to be true, baka naman dito to ako masyadong malaki. Okay, ganito po, unang-una po sa lahat, hindi po ako haharap sa inyo dito kung yung pinapakita ko sa inyo peke. Bakit po? Hindi mag-work yung business natin. In fact, even si Mentor Orly, hindi ko kilala personally yan, nakilala ko na lang dito sa business. Eh, alam naman po natin, sundalo yan, diba? So, hindi na yan magtatagal dito. Kung after niya mag-join, nalaman niya, nagsinungaling pala kami. Malabo po kasi yung ganun, di ba? Hindi lalaki yung company, aabot sa ibang bansa, 100,000 na yung distributors, di ba? Yung nag-join sa company, malabo po, di ba? Kung magsisinungaling tayo. Ganito po kasi yan. Itulungan ko lang po kayo para mas maging malinaw po sa inyo. Okay? Hindi po dahil sa because it's that's too good to be true, Jonathan. Ako nga, 10 years na nag-work, hindi ganyan, mga boss ko, yung mga kasama ko, mga managers namin, hindi naman ganyan kinikita. Exactly. Why? Because yung nakasanayan po natin, kasama po ako doon dahil dati din po akong empleyado, yung tinatawag na old business model. Ibig sabihin po, ang focus ng mga old businesses before na mga tinatayo is yung expansion ng company. Baka nandiyan ka ngayon sa company mo na ilang taon na. 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. Yung iba nga, 100 years na. Diba? Sa sobrang tagal na nila, ang focus lang nila, lalong tumagal pa na existing yung company na yon, lalong lumaki pa yung company na yon. But let me ask you, ang focus ng company, ng owner, lumaki yung company. Paano yung nagtrabaho? Diba, wala. O yun yung reason kung bakit yung mga nagtatrabaho everyday, nagkakaroon sila ng feeling na parang wala man nangyayari. Why? Kasi ang focus ng pinasok nila is yung company yung lumaki. Hindi sila kasama dun. Sad to say, that's the reality. Diba? Pero dito po kasi sa IM Worldwide, this is a modern business. Hindi na po ito katulad ng mga lumang company na ang focus lang, lumaki, mag-expand. Pero yung mga nagtrabaho, tumanda, nawala. Di ba? Hindi po ganun ang focus dito po. Ang focus ng company, hindi lang sila ang umasenso. Ang focus ng mga board of directors, hindi lang sila ang guminhawa ang buhay. In fact, bago pa nila tinayo ito, ginhawa na buhay nila. Ang focus nila is ikaw din, tayo din, bilang distributors ng company na nagpapasok ng sales sa company, kaya kumikita ang kumpanya, mabago din at makatikim din ang ginhawa sa buhay. Because this is a modern business. Ang mga tao ngayon, mas aware na. Nakatingin na sa focus ng company. Kung ang focus ng company, growth lang, hindi dun sa pag-asenso din ng mga empleyado nila. Pansinin mo, di ba? Ayaw na magtrabaho ng mga tao sa ganung kumpanya. Because that's an old business model. Nakasanayan ng iba, ito masarap, meron na mga company, lalo na itong IM Worldwide, na ang focus, ganun. Yung mabago din yung life po natin. Kaya huwag po kayong magtaka sa nangyayari. Katulad po nito, yung mga travel incentive ni IM Worldwide. Sa labas, wala pong nagpapatravel basta-basta ng mga companies. Ayaw nga nila yung umaalis tayo, yung nag-a-absent tayo, travel pa kaya. Diba? Pero sa IM Worldwide, bago nagkaroon ng pandemic, 3-4 times po kung magpatravel sa IM Worldwide sa isang taon. Kumbaga magpapa-incentive sila na pag ito ginawa mo to, nasa sayo, diba? Kung gusto mong gawin, kung gusto mong easy-easy ka lang din, okay lang din, hindi kayo force ng company, di ba? Pero kung gusto mo, ikaw yung tipo na tao, mataas ang pangarap mo, di ba? Meron kang gusto maabot, gusto mo makaipon, gusto mo malaki yung kitain mo, pwede mo i-take up yung offer ng company na extra effort sa part mo, pero may makukuha ka pa more, katulad ng mga travel incentive. Ito po sa Europe, di ba? Imagine this, more than half a month po kami sa Europe niyan. Sagot lahat ng kumpanya, wala po akong ginastos niya, kundi yung mga pampasalubong at saka shopping, personal shopping, di ba? Pero yung hotel, aeroplano, pagkain, yung mga pinuntahan namin, ayos na lahat yun. Wala na kami i-worry, kundi mag-enjoy. Di ba?
Tapos hindi po ilang tao lang ang nakakapag-travel ng libre na sagot ng kumpanya. Ang nakakahit ng mga pa-incentive ng company, marami po. Ayan, makikita mo sa litrato, ang dami po namin umaalis nagka-travel bago po nagkaroon ng pandemic. And take note, ulitin ko po, 3 to 4 times sa loob ng isang taon na nagbibigay ng chance yung company para ma-experience mo din yung mga palibreng travel niya. Diba? At gustong-gusto ng mga owners na maraming nakakahit. Diba? So, ayan. Tapos dito din po namin experience ng wife ko na makapag-travel na with our son, 'di ba? With our anak po namin, 'di ba? Na hindi ko po magawa before kahit may business ako, kasi aminin ko na po sa inyo, no, hindi po ako pinanganak na mayaman, hindi rin po malaki yung hawak kong kapital no nagsimula ako magnegosyo. In fact, yun lang po yung pera ko no nag-start ako mag-traditional business na inutang ko sa iba't ibang tao at sa mother ko. No, so imagine po natin yung ganung sistema sa pagsisimula, 'di ba? Oh. Kaya yung pera na pinapaikot ko, yun din yung panggastos ko sa buhay ko. So hindi ko na ibabalik kagad, mabagal yung progress kasi maliit lang na kapital ang meron ako, 'di ba? Oh. Pero ito maganda sa business natin, 'di ba? Dito po sa atin, hindi na natin mga bukod pa sa pa-incentive ng company sa pasok ng income sa atin, hindi ko na-worry yung same way na ini-worry ko dati na ay kailangan ng pera ko ng negosyo ko, so hindi ko magastos, hindi ko magamit, hindi ko ma-enjoy. Dito sa atin, wala na po tayong i-worry ganun. Diba? So kaya ang dami po, yan, yung mga pa-travel ng company, hindi po iilan lang, madami po talaga. Ayan, ay, ba't may sulat tayo? Sige, stop ko saglit para baka mawala. Ayan, para ibalik ko na lang ulit yung sharing. Ang daming sulat, sino yung nakapagsulat nun? O, ganun talaga yung minsan eh. No? So, okay lang yan. Ayan, hopefully, wala na ngayon. Ayan, okay, wala na. Okay, so ayan. Ngayon, ito, na-mention ko din kanina, one-time investment lang to, no operational expenses. Wala po tayong sakit ang ulo. Pag ito yung negosyo na sinimulan mo, hindi na sumasakit ang ulo mo. Diba? Kasi sa traditional business po, ang dami ko pong sakit ng ulo dun. Ilang taon bago ko mabawi, tapos palagi kong tinatrabaho, diba? Bago pa ako kumita, bago ko pa ulit mapaikot yung pera, diba? Tapos may mga times, hindi ko pa nababawi yung capital ko, diba? So, unlike dito sa business natin, wala tayong ganung i-worry. Tapos, ito pa yung maganda, yung additional, bukod pa sa travel incentive, ito pa, may pang-car incentive pa yung company, katulad nito, Chrysler 300C. Ayan, ano, luxury car po yan na hindi ko naisip before na pwede pala ako magkaroon, pero dito sa IAM Worldwide, pwede, diba? At nakapangalan po yan sa akin, ha? Take note po, kasi iba, akala, nako Jonathan, yung mga ganyan, baka pahiram lang sa inyo yan. Ulitin ko po kanina sa inyo, hindi kami pwedeng gumawa lang ng story sa inyo. Kasi pagkat nag-join kayo or bumili kayo ng package, tayo po yung magkakasama. Tayo po. Ang goal pa nga namin, maging magkakaibigan talaga tayo pag-join mo eh. Oo, di ba? Kaya malabo, nagagawa kami ng story. Kung meron mga ganung company sa labas, ibahin mo ang IAM Worldwide. Iba po tayo dito. Okay, tapos ayun po, sunod-sunod ng mga incentive pa po yung nakuha natin sa company. Kaya bukod po dun sa sasakyan namin na Chrysler 300C, meron pa po kaming Porsche ngayon. O, yan yung Porsche po yan, another luxury, ano yan, luxury car. But this time, luxury sports car po yan, di ba? European po yung brand ng Porsche, di ba? O, yan, so. Okay, so tapos ito rin po yung pinakagusto ko sa business po natin. Yung opportunity, hindi po humihinto sa amin. Even yung mga tao na na-refer namin at yung ibang tao na hindi naman namin kakilala din, na nakilala namin sa internet, iba na pakilala sa amin ang kakilala namin, di ba? Eh sila din po kumikita na. Ganun po yung business natin. Nagkaroon ng sariling sasakyan. Dati, may posisyon naman sa trabaho, ilang taon na nagtatrabaho, hindi maka-afford makabili ng sasakyan. Ngayon dito, multi-millionaire, nakapag-travel ng libre, tapos may mga sasakyan. Tapos again, hindi po huminto sa kanila lang. Even yung mga tao din na na-refer nila, ganun din po ang nangyari. Car achiever, travel and incentive, yung iba, di ba? So talagang yung opportunity, it doesn't stop sa'yo. Pwede kang maging channel of blessing na kung saan yung tao na naghahanap ng opportunity, pwede ikaw yung maging tulay para makita niya. Yung tao na naghahanap ng product na pwede makatulong sa kanya, sa parents niya, sa anak niya, ikaw yung magiging tulay para makita nila yung produkto na to at makita nila na effective sa kanila. Diba? Diba ang sarap ng feeling na alam mo na nakakatulong ka sa ibang tao? Ganun po itong negosyo po natin. Nung mga na-meet po yung iba dito, katulad po ni Mentor Chow, can you imagine yung na-meet po siya sa squatters area nakatira? May trabaho naman po siya, IT, diba? Pero ganun po minsan ang buhay eh, diba? Pero it's so happened na dahil nakita nitong opportunity, sinubukan niya lang po ngayon. Ang bas maganda na yung tinitira niya, may sariling sasakyan, multi-millions na yung tinita sa company, diba? Imagine that, diba? May anak po, diba? So, pero
patuloy yung pasok ng income dito. Diba? Ganun po dito. Kasi nag-try lang din naman sila kagaya po natin. Diba? So, yan. Tapos ito po, pakita ko lang din sa inyo. Sobrang ganda ng business na to. Hindi po ako lang sa family natin, sa family ko po, no, bukod sa wife ko. Even yung kapatid ko at kapatid ng wife ko. Diba? Ito rin po yung ginagawa na ng negosyo. Dating empleyado po yung kapatid niya, saka yung husband niya. Diba? Husband po ng kapatid niya. Pero ngayon, ito na rin yung hanap buhay. Diba? O, yung kapatid ko, imagine mo, sino ba mag-aakala na yung mga dating taga-Blooming Tree na papaligiran po ng kahirapan? Eh ngayon, naka-Porsche at saka naka-Lamborghini. Nakabili ng mga properties. Diba? Sino mag-aakala? Diba? Na posible pala yung ganun. O, posible po lahat yan because of I Am Worldwide. Hindi po kami. Kami lang. Yung ganyan ang nangyari. Marami po. And I hope na maging next din po kayo. Okay, so paano ba yan? Ganito. Paano ba mabilis yung income yan? Ganito po ginagawa din namin dyan, no? Para mas mabilis ka, since ang business po natin is one account policy, ibig sabihin, isang beses ka lang bibili ng package dito. Pili ka na dun sa mga packages natin. Diba? So, kung ano yung pinakagusto mo dun, kung ano yung kaya mong gawa ng paraan, go for that. Kasi dito po, ang sikreto, mas malaking package, mas malaki yung benefit na ibibigay ng company. O, diba? At least, mas malaki na kagad yung kikitain mo, lalo na kung negosyo talaga yung nahanap mo. Diba? Panalo ka na. Okay, so tapos, huwag mo nang patagalin, kontakin mo kagad yung kausap mo, tanungin mo siya, paano ka kagad makaposisyon. Jonathan, bakit importante yung makaposisyon? Ganito po kasi yun. Example, ito po yung account ninyo. Pagka-join po ninyo, makukonnect na kayo dun sa ibang mga nauna sa inyo, di ba? Makukonnect na kayo. Kaya lang, since ang system po natin, sabi ng company, one account policy. Di ba? Ibig sabihin, isa lang talaga, hindi mo kailangan bumili ng maraming accounts. Iba kasi ganun eh, di ba? Dito po sa atin, hindi po effective yun. At saka hindi tinatanggap sa international yun, yung maramihan na bibili. Dito, isang account lang para tanggap sa international. Ganun po yung business natin. Okay, so ito po yung maganda. Dahil isa lang ang account ng kada isang tao, saan nila ilalagay yung ibang magjo-join sa kanila? Eh, dalawa lang naman yung available na slot. So, pag nagkaroon sila na sobra pa na ibang papasalihin, which is talagang sobra, kasi pag tumingin po tayo sa Facebook account natin, dami nating friends eh, paano pa hindi pa natin kakilala, di ba? Pag natutunan mo pa yung mga trainees, paano na yan, di ba? Sobrang dami talaga, di ba? Saan mo ilalagay? Pwede mo ibigay sa nasa ilalim ng mga, sa ilalim mo o sa ilalim ng mga napasali mo. Katulad nito, di ba? Kayo po yung green kanina, na you. Tapos may na-refer na kayong isa. O tapos eh yung mga nasa taas ninyo, meron pa silang kumbaga i-refer, saan nila ilalagay? Pwede nang masalo mo at masalo ng napasali mo. Ang tawag po natin diyan spillovers. Masarap makasalo ng spillover kasi points po 'yan. At ang points ay pera din. O imagine ah, hindi ka pa nagsistart pero nalalagyan ka na ng tao, nakakatanggap ka ng pera. Waiting cash po ang tawag dyan. Kasi hindi mo palang ma-withdraw dahil hindi mo pa nakukomplete yung pinapagawa sa'yo ng company. Pero pag nakomplete mo na, nalagyan mo rin yung kabila mo, ayan, unti-unti, ma-withdraw mo na yung waiting cash. At ang masarap, every time na ma-withdraw mo na yan, times to yan ng times to ng times to ng times to ng times to. At darating yung time, hindi nyo na po rin maaawat yan. Papasok at papasok at papasok lang po yung income dyan. Ang importante, simulan mo lang siya ngayon. Kasi kami, ganun lang po yung ginawa namin. No? So, kagaya din po ako, very confident ako pagka nag-share ako because I know yung kayang gawin ni I Am Worldwide sa buhay ng mga tao na gagawin yung business na to. Kaya dito po, I always tell people na huwag na pong patagalin. Kaya ganun din po yung re-recommend ko sa'yo, huwag mo nang patagalin. Kung nagustuhan mo na to, huwag mo nang pag-isipan pa ng kung ano-ano. Bakit? Kasi wala naman po tayong maiisip kasi hindi pa natin alam yung negosyo. Di ba? Mas maiisip natin to pagka ginagawa na natin siya, 'di ba? Ganun ang sistema sa mundo, 'di ba? Hindi naman natin pwedeng maiisip lang hinuhula, pero hindi naman natin nagagawa pa, 'di ba? Tapos dito, sabi ko nga kanina, pili ka lang ng package na comfortable ka or package na kung saan kaya mong gawa ng paraan. Huwag ka pong manghinayang or mahiya or matakot na gumamit ng credit card, humiram sa kaibigan. Kasi dati na naman natin ginagawa yun eh. Dati nga, birthday natin, bibili ng gadget, pinangungutang pa eh. Pero wala naman pong pasok na income sa atin, 'di ba? Pero ito po kasi, negosyo po ito. 'Di ba? Pag sinimulan mo 'to, meron ka nang negosyo. Pag pinatagal mo pa, wala ka pang negosyo. Eh ano ba 'yung mas maganda, 'di ba, 'yung meron nang negosyo? Kasi pag may negosyo ka na, magsisimula nang pumasok 'yung income sa atin. Eh kung patutubuan naman natin sa credit card 'to, maliit pa rin naman eh. In fact, kung 1 month nga wala pang tubo, 'di ba? Pero may negosyo ka na.
Di ba, mas maganda yung ganun kaysa hanap ka ng hanap ng negosyo. Ano lang yung nasasayang? Nasasayang lang yung panahon. Di ba? At the end of the day, kung baga parang MRT. Pag dumating yung MRT sa station, kailangan sumakay ka kung sasakay ka talaga. Kung hindi, maiwan ka. Bakit? Kasi in a few minutes lang bukas yun eh. After nun, aalis na yun. Pupunta na sa next destination niya. Ganun ang opportunity. Sasakay ka rin naman dahil pupunta ka sa next destination mo. Gusto mo rin naman mag-negosyo. Gusto mo rin naman magkaroon ng opportunity. Di sumakay ka na, sumabay ka na. Diba? Kesa maghintay ka pa next year. Kesa maghintay ka pa na yung friend mo ma-invite tapos inviting ka pa. Ano lang ang nasasayang? Yung opportunity at yung panahon. Diba? Baka magulat ka sa susunod. Merong ibang friend sa'yo. Nag-i-invite na naman. Kung di man sa company natin, baka sa ibang company pa. Ano yung nasasayang? Again, yung opportunity. Imbis na kayo na kagad magkasama ngayon. At nasisimulan mo nang gawin yung business para kumikita ka na. Nasasayang lang yung time, di ba? Sabi nga ni Richard Branson, ito isa sa mga idol ko to kasi self-made billionaire to eh. Sabi niya gano'n, no? If somebody offers you an amazing opportunity, but you are not sure you can do it, say yes. Say yes pa din daw, sabi niya, di ba? Then what? Learn how to do it. Di ba? Later, di ba? Learn how to do it later. Di ba? So, ibig sabihin, pwede natin matutunan lahat yan. Di ba? Kaya may mga kita yung stability po dito sa atin. Hindi po kailangan maging perfecto na alam mo na po lahat to. Malabo po yan, di ba? Na malaman mo agad sa lahat-lahat. Malilito ka lang. At the end of the day, na gusto mo na, go na. Wala naman mawawala eh. Di ba? Ano ba naman yung package na bibili mo, may products ka na kukuha. Tapos nakita mo na napakarami ng tao na ginagawa to. Meaning to say, mayroong something dito. Baka ito yung para sa'yo din. Baka at one point in our life, nag-pray ka. Kaya sabi nga dito sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Diba? Kasi baka nag-pray tayo eh. Hingi tayo kay Lord ng something na pwede makatulong sa atin. Ngayon hindi natin naiintindihan bakit si I Am Worldwide yung pinakita. Exactly. Diba? Pero kung may tiwala tayo kay Lord, gagawin lang natin yung part natin. Diba? Na-accept yung opportunity and then trabahuhin na natin. Diba? So, huwag po kayong mag-alala. Andito kami. Nag-guide din namin kayo, tutulungan namin kayo. Just take the first step and see you sa mga other activities po natin in the future. Okay, anyway, this is Jonathan Capilli. Again, sabi ko nga, hopefully see you sa mga other activities natin. God bless po sa inyo lahat. Back to you, Mentor Orly. Yeah. Hello, Mentor AJ. Back to you na.